Morning, guys. Coffee Talk with the Upper PH. Magandang umaga ba? Asan na ba ito? Teka lang ha. Mga ba ito? Asan na ako? Nawawala ako sa screen. Hold on. Hindi ko makita yung screen kasi yung mata ko natakpa ng bangs. Okay. But, magandang umaga sa iyo lahat. Paki sa tonsils, kasi baliktad. Agoy, nakarating na ba sa iyo ang balita? Seven amazing people. Good morning. Magandang umaga sa inyo. At sana kayo ay nagkakape kasi malapit na mag-lunchtime. I'm here. Oh, I look amazing. Ah, look amazing. Pero baldado is real. Okay. Thank you, ha. Okay. Ayan, Ate Isla, shout out. Oh, Ate Eds, kala na napakaganda. Sana all tinatalawa kang mga magaganda. Balik tarang umaga sa inyong lahat. Sana binaliktad niyo ang mga damit para hindi kayo maligaw. At nandito tayo sa ating Coffee Talk with Dapper PH. Every morning, it's inspirational segment on my channel wherein makikilala niyo po, makikilala niyo aking crush, Ate, it's Mimi Rafael Ferro. Mr. John Ate Koy, oh, alam mo naman, ultimate crush ko yun. Kinikilig ako pag nakikita ko si Ate Mimi Rafael Ferro. Like a rabbit. Kuya Makmak! Uy, si Mak nandito. Oh, pagi talaga, pakis nga. Tangalangala, sa tonsil nga, sabi ko. Oh. Huwag ka ano dyan, andyan ang aking panggang Ets Mimira, baka magselos. Oh. Sabihin na bakla na ako, nakipagbaliktara na ako sa'yo, please baliktad, umayos ka dyan, ha? Pag-ubos na yung lalaki, pag-ubos na yung babae, pagtsagaan na tayo, pagtsagaan na natin ang isa't isa. Meditation Paradise Land, morning, halos siya. Oo, oh. Oh, huwag ka magulo dyan. Kakantahan ka niya. Hold on, guys. Until now, ako ay I'm here rehabilitating myself because I'm not feeling well. So, ako ay baldado. Gurangis is real. Meditation Paradise. I'd like to meditate in paradise. What's with your channel? Because there's a meditation and there's a paradise in there. Ooh. And you are live as well, but you are here on my channel. How is it possible? Okay, how are you there? I'm gonna go thumbs up on your live there. I'm on your live also. And you are making a kangaroo on other live stream. Oh! Yes, Ate Mira, na-accidente ako. Nag-crack yung likod ko and I cannot walk. Literally, I cannot walk. I just have to sit and lay down. And I'll be visiting my doctor on my schedule this coming Sunday. So, narag is real. Ay, ako, hirap gumugurang. Akala ko bata pa ako. Oo, nagbuhat ako bigla. Oo nga. Masuka ka talaga ko is baliktad, no? Oo. Ay, Kuyang Bongot! Ah, long time no see. Ang utol kong puro bongot. Oh, wow, you should be... For 2 days now, I've been resting. Oh my God, my back is hurting. Because I'm not used to lying down 24 hours a day. And I'm not doing anything. I cannot move. Okay. Isa ko mo nakita. Isa ko mo nga muna yan, anak. Oo. Breaking all the rules. Where are you from? Meditation. Thank you for visiting my stream and welcome here. Atay Kalako, wag kang magulo dyan. Hinahalay ko pa si host kasi gurang na kaya. Oo, wala na akong laban pag hinalay ako ni Baliktad. Leanne! Ooh, all our foreign friends have been visiting me lately. Oh, it seems to be new here. So you are from Texas. Meditation, are you a he or a she or an it? Oh my God. And
And with that, dahil sa pagkukurang na naman ang usapan natin, meron akong special guest para sa inyo. Pero ito ay batang bata. Minsan nag-iisip bata. So sana maging maganda ang aking pakiramdam at ito ay aking mabitay. No? Aha. Island girl, Ate Isla na kumiss you. Lolo Ariel Paki, shout out sa lolo kong malapit. From the Alpa. Nawawala na yung pahilak ko ah. Jare, Jenny Jane TV. Please Ariel, miss you na ha. Ingat lagi. Ako po, ang likod inaatake sa lumpas is real. No, I'm not using that. I'm using the baso. Oo, spirit of the glass. Yes, thank you. Tamsak din. Lolo, namiss na. Ow! Oh my God. Sorry, napasigaw ako. Ang sakit nun ah. Bawal akong gumalaw ng gumalaw. Teka lang ha. Hindi to joke. Oh my God. Lord, give me some strength para masuntok si baliktad. Pag natitwist ang aking likod, iba ang aking pakiramdam. Teka lang ha. Literal na layot ako ngayon. Taas ko yung pa ako. Teka lang. Alan, hold on. Yung black. Okay. Sorry, guys. So, batang-bata po ang ating guest for today's video. And bear with me if I am pausing for a moment. Because my back, my neck, everybody hurts. Everything hurts. Ate Isla, shoutout sa inyo dyan. And mag-ingat kayo, guys, kasi nangyari sa akin 2 days ago. I was pushing the table in the office kasi sumingit yung calling card na hulog. Eh, nawala sa ano ko na naman bigat yun. Inangat ko siya at pinush. Biglang mali yung position ko. May tumunog sa likod ko. Nag-collapse ako. Hindi na ako nakatayo. So, parang ang nangyari is, parang na-slip this. Baka nag... Hello? Nawala yung aking mic ah. Oo. Sila ko ang expert dyan sa baso-baso, may kasamang dasal pa. Parang orasyon, katakot yan ah. Pero huwag kang mala, ganun talaga, minsan layot na kaya di na maiwasan. Ulang lang yan sa kilawing tahong. Lolo Ariel, huwag ako tawanin, nagkaka-pressure, visit ka. Kapag nirap na hirap ako nung kinaano, sa yung mga angels, ang kokulit, Diyos mio. Ayan, so, as I was saying, you have to be careful kasi I'm not getting any younger, everybody. So, we have to take care of our body. Pag mali yung iyong balanse, may mga aksidente nangyayari, eh ako, batak na yung katawan ko sa buhatan. Akala ko kasi, when I look at the mirror, I look 20. So, akala ko edad ko 20, hindi na ako bata. So, we have to be careful dahil hindi natin masabi. Yung iba nga, nabalinga nga lang, hindi na nakalakad. Kaya ang hirap pag likod, yung lower back ko ang nadali, malapit sa kanang pisngi ng aking kwet. Doon siya medyo nararamdaman ko gumuguhit yung aking sakit pag mali yung aking galaw. Pero pag nakaupo ng diretso, okay siya. Pag nakahiga ng diretso, okay siya. Pero pag nagkaroon ng movements, patay na. Patay. Mm-hmm. Anyway, yes, I had my x-ray doon sa mga general practitioner na doctor. I was asked to visit a chiro and they will guide me kasama yung aking x-ray kung ano ang therapy for this. Because I had this, I guess, mga 20 years ago when I used to dance, na outbalance ako and then we have to do some lifting. Ayun, ospital ang dinala sa, nagising ako, ospital na ako. Today's bitya. And I had a therapy for 2 years. Kasi talagang kumurba yung likod ko dahil nabalian ako sa likod. So they had to do the therapy for 2 years. And then sabi sa akin, be careful na.
Kasi lalo na pag sa pag-workout, pag wala kang support, eh, may tendency yan magalaw. So, feeling ko, nagalaw siya. For today's pizza. Oh my God. Mukha nga akong 20, baldado naman. Diba? Reyes, Reyes Nam. Morning. Morning sa inyong lahat. I'm here in your channel. Lola. Lola Shamrock. Wow, nice name. I'm here watching your alugpate. Di ba gulay yun? Bakit puto yun? Alug, bunga ng alugpate. Oo, masarap yan. I'm watching one of your video. Thank you for coming. And, mamang seryoso, batang seryoso. Bakit mamang seryoso? Dapat batang seryoso. Bata ka pa eh. And I never seen you serious. Kaya dapat batang seryoso. Palitan mo yung name mo. Yes, coffee break. At sa lahat mo nagko-coffee break. Nagko-coffee break sa inyong lahat. Maraming salamat ha for joining me. Ayan, I'm making dikit-dikit Lola Shamrock. You can bring your mane here if you want. Okay. I'm gonna finish your video. Okay. And pa-share guys, patamsak naman. Nagtamsak ba kayo? 13? O naging 4, tumalo na. I'm gonna pin your channel. Hold on. Thank you. Sobrang init ah. Okay. Magkakape pa lang. Good morning sa inyo lahat. Salamat sa patamsak mak ha. At sa kalat nandiyan sa baba na nagtamsak. Okay, so as of now, as I was saying, we have a special guest. Pa-open na po ng ating bintana. Kasi parang nakatulog na yung guest ko sa sobrang tagal ko to. Sabi itong matandang ko talaga, napakabagal kumilos. Mabilis magsalita ang bagal kumilos. Oh, may idea ba kayo? Uy, nawala yung tao. Bakit yung nagsilayas? Ay, pasok! May idea ba kayo kung sino sa akin special guest for today's video? Okay. Share ko nga sarili ko. Ayaw niya mag-share eh. Oh, share. Tapos mamaya magbiglaan kayo magsisipasok dyan pag hindi na ako rin, hindi na ako maka-shoutout. Alright. Ate Jobs! Good morning! Thank you, Ate Edsa, for staying. At sa lahat ng mga bagong pasok, good morning sa inyong lahat. Ako po si Gurang Nalit, Dapper PH, on my morning segment, Coffee Talk. Sana kayo ay masiyahan at mayroon tayong konting kalokohan. Ate Phoenix, shout out. Okay, Papa B. Is Papa B in there? Papa B! Shout out sa'yo dyan. Asan si Papa B? Ano ang sinasabi mo, mamang seryoso? Ba't hindi ko nakakita sa Papa B? Ikaw lang, may nakikita pang hindi ko nakakita? Gaya sila kuha dyan, nagbaba ng bahay, di kita nyo, ha? Oo, oh, yan ang aking martilyo sa walwalan chatboard. Okay, since wala kayong idea, pag-uusapan natin ang pagiging isang bata. Eh, sakto nandyan si Mamang Seryoso. At ang mga tao minsan nagiging isip bata dahil sa mga pinagdadaanan. So, saktong-sakto ating guest for today. Dahil ito ay batang bata. Fresh na fresh. Wala talaga ako kayo idea-idea, no? Kung sino. Ay, Ate Eds, bawal magsalita. Hello. Pati pagbahin ko, nasa likod ko. Batang seryoso, hindi ka naligo, anak, no? Allergic pa naman ako sa may amoy. Yoko ka ba, makit? Ilipat mo to, anak, kung saan. Kasi masisipa. Sa dating pwesto. Thank you. Okay. And marami tayong pag-nilay-nilayan, pag-usapan. Ooh!
He's MJ. Hold on, underway. Hello, MJ. We have a moderator. Espartero. Saan tayo nakakasalubong ating MJ? Si ating MJ, napakaganda. Saan ko tayo nakakasalubong? Thank you and welcome to my stream, Dapper PH, guys. Ang galing ni Tatay Dapper. What do you mean? What I do? I haven't done anything. You said ako magaling. May sakit nga eh. Paano naging magaling? Eh, Ate Lea daw. Oo, sa ate kong gurangis na kasing gurang ko. Welcome here, Ate MJ. Thank you for coming. First time here, you already have your moderator. I just hope mag-stay ka dito, ha? Oo. At forever ka na mag-stay sa buhay ng gurang, ha? Eds Delante ang guest mo. Sinagsabi sa'yo, pag sure. Ha? Bawal ang desisyon dito. Batang seryoso, ha? Walang ka-effort-effort? Okay. Let's go. Start the program. And for today's video, let me welcome my special guest for today. It's Jericho J. Pham. Napakaganda ng aking guest for today. Fresh na fresh. Androgynous. Sexy and voluptuous. Bente cuatro ang leeg. Ay, este, ang bewang. Ate Jan, Gracia, Ate Melrose. Super talented. Oh, yeah. Very caring and friendly. Another. Super grounded and amazing wholesome personality. Ang daming intro, atay. Crispalicious, chillsalicious. Diyos ko, parang lechon. Agoy. Mom AJ, 21 awesome people, are you ready? Last round. Welcome on, Kabatak, to my special guest. Alright, wala pa po kami sa screen, ha? Huwag mong madali, excited. Shoutout ang Kush Jet Duplicate, Batang Seryoso, Mom AJ. Ooh, Mom AJ, I missed you. And Reyes Nam. Okay, Reyes Nam, I'm gonna check your channel. Okay, si Lola Shamrock pala ito. Lola Shamrock, pass mo yung main mo para madiktan ng nila, ha? Okay. Isang karangalan po na makasama ko itong aking special guest dahil ito po isa sa mga huwaran, kagalang-galang, ano to, hukom? At napakabait na tao, napakabait na in the sense na tahimik,
I had a bad impression at first because I thought, napakasuplado, properties kita. Yung kilay ko pag tumataas eh, kala mo gusto mong ano, sibatin sa mukha. But we were given an opportunity to connect and be friends. And after that, the rest is history. Para hindi kayo mabitin kasi iba sa'yo nagmarites, alam na. Please welcome on the panel on Coffee Talk with Dapper PH, Ate Eds Delante, Oriod, Chris Belicious, Just Delicious. Woo! Morning! Good morning! Yes, morning. Yeah, daw sa sound check mo parang bumul ata ang mic mo, ate. Parang galing sa ilalim, parang kinulog. Oo, tapos nilibing. Okay. Ganda ng boses ni host. Natatawa ko. Thank you. Oo, inisplok mo kasi kay Batang Seryoso, eh, Marites yan. O, di sinabi na ko sinabi. Hindi ko sinabi sa kanya. Decision ka, ha? Decision ka, Batang Seryoso, ha? Kumukulot ang bangs ko sa'yo, ayusin mo yan. Okay, mag-hi ka muna sa kanila, Ate Eds. Maraming salamat. Good morning! Ayan, sa mga nandito sa Pilipinas, hello! May galang shoutout po sa inyo lahat and any parts of the world. Good afternoon, good evening po sa inyo. Viewers, ayan, shoutout po sa inyo lahat and thank you so much po for coming in. Please do like and share. Shoutout diba? Sa inyo. Thank you. Oh, napindot ko rin nila kotse rin, time out. Oh, Batang Seryoso sa pag-shoot. Bahala kayo dyan. May police sa ilalim ng tulay. Okay, thank you for gracing our stream, Ate Eds. It's been a long time coming na maging guest kita dito kasi there's a lot of people been requesting ang yung praise, yung kagandahan, if I may say. Ang iyong vibrant personality na kung saan na talagang maraming tao natutuwa, humahanga at iniidolo ang isang Ate Eds Delante. Siyempre, yan ay in a total package when singing and making friends and connecting with the people around, from local to international. Asan si Bro Rande? Pag-show Bro Rande. You said watch this para mas makilala mo si Ate Eds Delante. Kung nosebleed ka sa Tagalog, bahala ka. Okay, as I was saying, 17 people, thank you guys. At is kayo din dito para kayo po ay makasama ng Chris Mel TV. Shoutout po. At napakabait, generous at talented si Ate Eds. Oo, sobra. Oo. Yeah, Eds, mukbang two-timer ka na dyan, ha? Chris Jiang, aga-aga, ha? Oo. Angel Delando, shoutout. Angel, are you a girl, an angel, or a boy? Kasi parang pag-angel, walang kasarian yan, no? Pwedeng boy, pwedeng girl. Okay. And Tita Mel, good morning. Good morning, people, for everyone. Pips, hi, guys. Salamat sa inyong pag-support sa ating Coffee Talk in the Morning, kahit ako'y layot. Sa dami ng lineup natin for mga guests natin, I have really had to do bahala na kayo mintindi, ha? Okay, si Baliktad, I love you dyan. Paki sa tonsils ko, ha? Morning sa inyong lahat, sa lahat po naglayot kagabi. Maraming salamat din, Chris, for love as well. Shoutout sa aking mga utol na sobrang supportive. At si Ate Eds Kalan, ang kakambal ni Ate Eds Delante na napakaganda. Shoutout sa inyo, maraming salamat. I love you na rin kay Ate Eds kasi close ko na yan. Lahat ng tao na I love you ko pag close ko, ha? Pag feeling close, bahala ko. Okay, Tita Mel, I love you, Jen, and thank you for all the undying support for everyone and to each other as well. Okay, as the morning talk, guys, bago sa aking bahay, this segment is talks about inspirational. Inspirational, it's a podcast wherein we talk about giving good vibes to everyone. Bawal po dito ang marites, bawal po ang issue sa community, mga bitterness nyo sa mga loved ones mo na naiiwan kayo. Hindi po pwede yan dito, ha? At saka yung pag-ingitera at ingiterong palaka, bawal din dito. Okay, everything here is a good vibes. And we have to instill positivity to this best. Wow.
We have to instill positivity towards anyone and to everyone in the community so we can have good friends, okay? So, maniwala kayo sa hindi pa kayo po ang nagwalwal sa channel ko. Any one of you, lahat po kayo pa kayo nagwalwal. I'm telling you, ha? Fire! Enemy spotted! Okay? This is the first warning. So, good vibes lang tayo, ha? Para medyo tayo matuto, ha? Be smart as a live streamer. We have to be friendly in the true sense of the word. Oo, bawal ang inggitan. Kasi ako, I feel amazing. I look amazing, but I don't feel great. Baldado Israel. Okay. Sa akin, hindi ka nag-I love you. Sabi ko, what, Tamil? I love you dyan. Bungol ka na. Gumugurang din to. Para akong nag-water-water. Ate Om, Amira, ulala. Thank you, Ate Om. At kagabi pa, ha? Pakipagkulitan ka sa amin ni Andres. Okay, ang dami ko ng yaw-yaw. Let's start this. Okay, bakit bumabangon? Anong dahilan? Bakit bumabangon ang isang Ate Eds Delante sa umaga? Okay, okay. Before you answer that, I have strict rules sa walwalan. Sa walwalan. Dapat PH, focus na. Wala ka sa walwalan, bukas pa yun. Copy talk tayo today. Meron ako mga rules. If I say that you have to answer the question in one line or one word, no explanation whatsoever, can be answerable by yes or no, bawal magyaw-yaw. Mahigpit po ang host dito, ha? That's what you call discipline. Pag aakit po kayo sa isang stream, huwag kayo yaw-yaw ng yaw-yaw, lalo na pag nonsense. Now, okay. Now, bakit bumabangon ang aking Ate Eds Delante? Okay. Bawal po ang sagot na pilosopo at paulit-ulit, ayan at hong. Pinagbabawal po yan dito. Okay? Go ahead, ate. Salamat. Pwede mahaba. Wala naman ako sinabing one line, two line. Nag-umisa pa lang, bungol na. Hello, I wake up every day, every morning is inspired. Sa family ko. Yeah. Because of the family, of course. First yes. And foremost. Yeah, okay. It's a determination sa family ko na. Inspiration, determination, because? Yeah. Yung makatulong sa family, kahit paano. Oh, indeed. It's a role of a parent, especially. Kung kayo ay maraming kamag-anak at masipag ang inyong angkan, nag-anak na nag-anak, good luck. Okay, go ahead. I only have one daughter. Mm. Oo, pero siyempre siya yung ano namin. Inspiration ko number one. The apple of the eye in the family, yes. And of course, with my husband, you know, simple lang naman yung buhay namin, kuya. But, you know, but we're just in the middle. So we're just contented kung anong nasa harapan lang namin. So, I wake up every day, sila yung inspiration ko. Of course, with my mother. Andito kasi yung mother. Kasama ng yung mom. Buhay pa si Madir. Prayers and good health for the mothers of all the matters. Kasi kung wala pong nanay, wala po tayo dito. Thank you. Okay, may sinabi si Kuis Je. Ikaw yata ang pilosopo, Kuis Tapper. Kuis Je, may problema tayo. Pasyo. Sir Tapper, alam ko favorite color mo. Obvious ba, Tita Will? For today's video, I love black. Okay. Sorry. Yung pasensya na ha, I'm not feeling well, so medyo mababa yung doses ko. Alam mo. Yes, I know. Yes, pareho naman tayo, kaya laban lang. Okay. So, bumabangon ng isang Ate Eds Delante para sa family for inspiration and determination. At laging magbigay ng another day para ang kanyang pamilya ay madugtungan ng liwanag bilang ilaw at nanay sa kanila. Okay. And so humbling to know that isang nanay ay nakakasama natin as a good inspiration sa community dahil parating siyang nanay sa amin. Okay. At first, when I saw Ate Eds Delante, I was thinking, si Imelda Marcos, Imelda Ipik ang peg nito. May pagkamataray. Parang ganon. That was just an impression. First impression, syempre. Pero later that I know, nung siya ay nakausap ko na, I like the personality. Parang ako yung book, kuya. I'm just like a book, you know. You're just like a, sorry?
book, libro, para kung saan libro. Okay. Parang ano, huwag mo muna i-judge yung book. Pangit pa siya maganda. Sa harap, you know. You just open and basahin mo yung mga contents. Doon mo lang ako malalaman yung personality ko. Kasi, siguro, ito yung upbringing sa akin siguro, kuya, no? As I grow up. Parang ganun na kayo. Kung tingin mo, sabi, huwag mo kong galawin. Parang ganun. Yes. Parang, ganun na yung ano ko. Parang makuha ka sa tingin kung ayaw mo tignan. Ganun na ko. Pero hindi ako easy to get. Parang ganun. Yes. So, not easy to get. Yes. Hindi ko naman din i-ano yung sarili ko just for you to like me. Mm-hmm. No? Kasi minsan mapuprove mo yung gaano siya ka makikipagkaibigan sa'yo kung kilalanin ka niya. Yes, you were given embrace a chance to open the friendship. Okay. Yes, si embrace niya yung personality mo. Okay, yung. Never judge a book by its cover if it's the cover is color white because the inside is black. Okay? Aha. Chris, baliktad. Inulit mo na yung sinabi mo. Sinabi ko na yan. Don't judge the book by its cover. Oo. Yeah, that's true. So, pag tayo may nakikilala sa ano, sa community, eh, meron talaga tayong first impression na tinatawag. Pero hindi yan ang basihan para mag-judge tayo ng tao. Time and again, I'm saying it was a first impression. And then, later that you know, that you realize, minsan yung mga taong medyo antipatiko, antipatika sa'yo, ay magiging ka-close mo pa. Ah, correct me. Mangyayari po yan. And then, diyan na po talaga papasok na minsan. Bibigyan natin ng chance everyone to open a friendship, open our door, para tayo magkaroon ng pagkakataon para ako'y nasa simbahan. Bakit may echo? Okay. Hold on. Parang nag-e-echo ko. Okay. Thank you. Papa G, ay umutol na. Handsome. Okay. Ate, if you may allow, before we continue. Wow, very serious and peaceful ang interview from Ate Napsi. Say hi muna sa ating mga kaibigan na pumasok. Maraming salamat po. Yes, shout out sa aking mga Inday dyan sa baba. Ed Scalan, Kambal, thank you so much. Naging Kambal ko na siya. And si Marilyn Villando, yung Angel Villando. Yun yung mga Inday ko, yung mga true friendship ko sa YT since before ako nag-start dito. Shout out sa inyo dyan. And everyone, of course, Nafsi, si Baliktad, Ma'am AJ, Mrs. Nilakay, Maribelski, Itamel TV, of course, Amira, Dakri Dai, G-Duplicate. Thank you so much, guys, for coming. Maraming salamat po. Yes, and the way she speaks, si ate, napansin ko, ay napaka-endearing. Para talagang nanay, alam mo yon, yung parang ang nakaka-proud pag ganyan kabait at ganyan kalambing ang boses. May pagka-strict ang pagbumukha ni Ate Eds, pero parang salita na napapawi na po lahat yan. Okay. At dahil dyan sa shoutout ko muna isa sa aking mga utol na malulupet, Papa D and Quiz RMTV 21. Ate Meat! Inday! Kapag sure, love you dyan with flying kiss and laway. Sa lahat mo na bagong pasok, saludo po sa mga utol kong malulupet na kasing guwapo ko at ang mga ate kong magaganda na kasing ganda ni Ate Eds Calan and Eds Delante. Okay, as I continue, that was the first impression and I guess and siguro naman na kung in your experience, may mga pagkakataon ba na ang first impression sa'yo lagi is parang suplada? It's always like that. Yeah. Mm-hmm. Okay. Pero kung friend ko na siya, baka lang siya nag-o-open. Okay. Nag-o-open ka na gano'n. Tapos nagbabago yung isip nila. Mas gusto ko kang gano'n. Kaysa naman talagang first impression mo, mabait siya. Ay, marami akong kilalang ganyan ang mabait. Tapos pagkaligod mo, iba na ang issue. Ate Annette, ang Chrissy Chimaru. Ate Arlene, love you, Jen. Morning. Me too, suplada daw ako, yes. And I would ask that. Ano ang first impression mo sa isang dapper PH when you first saw me somewhere out there or when you first had your guesting sa walang-walang? What was the impression like? Yung totoo ha, wala namang issue doon. Okay, go ahead. Feel free to answer, to say anything. Ano kuya, ang taas ng tingin ko sa iyo. Sorry, medyo nabungol ako. Sorry, ano sabi niyo? Ang taas ng tingin ko sa iyo. Why? Kasi... And then, nag-choppy. Paulit yung first line. Ang taas ng tingin ko sa iyo, kuya. Ah, okay, mataas. You have the same like kina kuya mami. Like sa iyo,
Like sa'yo, iba naman yung dating ko sa'yo. Kasi, oh, astig talaga yun. You know, a big applause sa mga ginagawa mo. Show. Gusto ko yun, nakala mo lang. Kaya lang pa kayo, may kayo pinawa ko before. So, sabi ko, wow, ang ganda ng ano nito. Ng how you carry your show. Parang gano'n. Ang galing. So you were just testing the water. Di ayaw mo din mag-clearing close sa akin. Tapos biglang parang nge-nge-nge-nge-nge. Parang gano'n. Kuya, ganun talaga ko, kuya. Ganun talaga ako. Hindi ako yung talagang papansin. You know, like, ayoko to butt in. Hindi ko ugali po yun. Yung you have to, ano, siguro pa Kemila, yung you have to, sundan mo muna. If you really like me. Ah, may pahabol effect. Pasuplada. Pero gusto niya siyang hahabol-habulin. Yes. Lumapit ka. Yes, Quiz. Ang tingin ko sa iyo maamo at humble. Oh, thank you for that. Pero normally, parang kami ni Ate Ed, so it's something in common. And by asking the people around me, even sa outside world, ang first impression nila sa, kakatakot naman to, hindi ko mayingiti, pero guwapo in all fairness. Ah, naisingit ko yan. Okay. And, oh, ang aking pamangkin, JB na, shoutout sa'yo dyan. Ayun nga sa'yo, Ate Alapsi, I love you dyan, Timmy. Ah! And once again, Papa G, maraming salamat at si Quiz, ano, si Quiz RM. Kasi nadalaw ako ng mga utol ko malulupit. Thank you guys. And for impression-wise, hindi talaga natin maiwasan na ang unang tingin sa tao kahit tayo maduling. Pero minsan pag tayo lumapit, ay, maganda pa rin. Magkaya ni Ate Shane, Ate Miss Baby, sa inyong lahat. Okay. So the same thing, I had an impression of medyo... Oh my God. Tubig. Para kami ni Kuya ngayon, mga layot. Kaming dalawa talaga. Promise. Hey, shout out to... Once again, Ate Arlene. This is a baby. Pasalo, ate. Yes. Okay. Sis Aneth and Ichimaru Vlogs, thank you guys for coming. And JB, 2N, E4. Ayan, thank you so much. Mondal Vibes, hi! Ayan, sa mga hindi ko po na hi. Ayan, may grand shoutout to sa inyong lahat. Sis Me Art, Ed Scalan, ayan, thank you. Sis Napsi, thank you po for the nice comments. Marami salamat po. Sana po't nakapag-share kayo guys, ha. Thank you so much. Andiyan pa ba si Marilyn Villando? May grand shoutout sa iyo, Inday. And si Baliktad69, thank you so much. Nag-enjoy ako kay Quiz Baliktad. Thank you so much. This is a baby. Thank you so much po. Ate Arlene, once again, thank you. Ayan, wait lang po tayo sa ating host. Eh. Minum pa ng tubig si Kuya. Ayan, 21 amazing people on the top chat. May gulang shout out po sa inyong lahat. Ayan, coffee talk tayo with Kuya Dubs for today. Ayan, so kinikinig lang po kayo dyan guys. Pwede naman siguro kayo mag-question, pero friendly one lang. Kung medyo okay lang, pwede natin yan entertain. Wala na ako ginawa kay active na ako dito sa chat box. Thank you, Ate Arlene. Thank you. Layot talaga ako kasi may ubo at sipon ako. Pero okay lang dito kay Kuya kasi coffee talk lang naman. So walang kantahan. Layot po ako ngayon. Para kami ni Kuya. Ayan. John and Gracia. Hi. Papa D again. Thank you, Papa D. Thank you. Oh, sabi ni Kuya, oh, Papa D, yung next week yung sked mo. Sana all. May mga ano dito. Ate Arlene, thank you Jenna sa pagtambay mo, Ate Arlene. Of course, the ever supportive, Ate Arlene. Oo, mababa yung boses ko ngayon talaga. May ubot sipon. Buti na lang, ano, ang show namin is, ano, naka-record. Parang ganun. Naka-record. Yes. Oh. Are you okay, Kuya? Okay ka na? Papa D? Yes, okay, Papa D, next week tayo, ha? PM is Jackie. And sa lahat mo nandiyan, pasensya na. In between, I have to stop because actually, I'm not really feeling well, to be honest. But, syempre, the show... Pero kami ni Ate Edge, but the show must go on kasi lalong tatambak ang pila sa coffee talk pag ito ay hindi na maituloy. Okay. Maraming salamat sa inyo. Okay. At ako nangangarag na. Whitey pa more. Okay. Pareho kayong layoteng, Ate Arlene. Oo, alam ni Ate Arlene. Ang mga bata at saka si Ate Arlene, ulang ko sinasabihin, if something is wrong with me, para aware din sila kasi ayok sila mag-alala.
And speaking of families, how did you start your journey sa Bauka? Paano mo na-discover ang YouTube and live streaming? How did you start? Sa YouTube, almost 3 years ago, kuya. Then, a year before that, meron ako YouTube channel. Pero wala lang. Parang ek-ekan lang, nagawa ka lang. Support. Lang. Support. Yes. Hindi rin ako, hindi ko alam na meron ganyan. Mm. Matanda na kasi ba, hindi ko alam na meron ganyan. Na. Ganyan, no? Promise. Hold on. Stop yes. There. The word yes. Matanda is not allowed here. Kasi domino effect yan, ha? Okay, take two tayo. Okay. Sige, bata. Oh. Sige. Okay. Hurt si kuya na hurt. Okay. Noong kabataan ko, yun, sabihin ko na lang, na ano, although may channel ako a year before, like 3 years, a year before that, pero wala lang, parang nag-upload lang ako ng kanta. Gusto ko lang marinig yung boses ko doon sa YT, parang gano'n. Parang nangangarap lang. So, yan, nag-upload lang ako. And then, yes. Then after that, may nag-invite sa akin na mag-YouTube. Yung maging active sa YouTube. Kasi ang use ko, yung bahay ko around is 300 lang. Kuya, 300 lang yung bahay. Na-discover niya ako, parang nakita niya ako. Andiyan siya sa baba. Si mentor ko yan, si Ed Scalan. Si Ate Ed's pala ang magpakana kung bakit nagkaroon ako ng isang prime timer. Umanda ka sa akin, Ate Ed's pala, no? Ipapangat niya ko yan. Ipapangat na. So, di ba yung Lord's Bill is tayo, ganyan. Di ba usong ganyan? Lord's Bill is tayo. So, sige, ano po yan? But even the meaning of VLS, hindi ko alam. Oo, kasi bago lahat sa'yo. Okay. And the rest is history. The rest is history. Si Ate Ed's ka lang pala ang may pakana. Pero isingit ko to. Si Ed, as a singer, bago actually tayo pumunta sa topic na yan, pero isingit ko na. Papahapi ako lang in 2 lines. Si Ed, as a singer, paano ka binago mula ng bata ka? Ano ang naging impact sa buhay mo? Basta ang pagkanta. Okay. Yes. Ano naging impact sa'yo ng pagkanta mo mula ng bata? It really gains me confidence. Kaya nga kuya, yes, aside sa being tahimik lang talaga, you know, like before, hindi ako comfort sa, hindi ko confident sa sarili ko. Kasi late lang din naman na-discover kung kumakanta ko. I was just around 16 years old. Yung, may boses ka pala, kanta ka dito, ganyan. Although mahilig ako sa music. And becoming for a gentleman to us, a lady's age, how old ang atin, if you allow? I'm 47 years old. Hindi ako na okay. Yun. I am 47. So you started just singing, you discovered that you can sing when you were 16 years old. Okay. Pero bata ka pa din noon. Okay. Later natin yan itakil. Pinapayawan ko lang yun para at least maisingit ko yung question. And i-pass back ko to para i-shoutout ang ating special friend so close to my heart. And especially kay Ate Ed Salan, to our foreign friend, bro, Randy Fausto. Welcome to my chat box. Hi, Randy. Partner in crime. Yes, bro, Randy, your partner in crime is here. Oh, you cannot, pero we're not allowing other people, no? I'm up here, not on the schedule. Okay, I'd like to take this opportunity para magpasalamat din kay Ate Ed Salan. Without me knowing na siya pala ang nag-encourage or nag-aya sa isang Eds Delante, kung bakit tayo nagkaroon isa sa mga hinahangaan sa pagkanta sa community. So ang isang Ate Eds ka lang, nasa salubong ko lang, pero na isa rin po sa nag-inspire kay Ate Eds. Kaya po siya ay nakilala natin at nabigyan tayo ng lot of inspirations sharing her voice and the story on all those songs, especially sa Walwalan. Na ginagawa niya ang kanyang pagkanta ay talagang nakaka-proud. And with that, I'd like to say thank you, Ate Eds. Iuwi mo na to pagkatapos mo today's video. After, ma. Bro Randy, shout out to you again. Okay. Now, and then, nagkaroon ka na ng, you started your channel and then marami ka rin I guess you are paangat, no? Ang yung ano, a little singing. Yes. And then, you meet a lot of friends. And then, when was the time na nakapasok ka kay Kuyang Mark sa praise and worship? A year ago. Last year. Okay.
No, you hindi kuya. One year na. Okay, 1 year na. You were invited. You were not. You were seen by Chris Mark. You were discovered. How was it? I have isa pa din na kinukonsider kong mentor. Si Jesus is powerful. Si GIP. Kung kilala mo siya. Yes, kuya. Jesus is powerful. He's the one na nag-encourage sa akin na try mo dito. Kasi hindi ba ako kumakanta ng mga gospel songs? Pero pangarap kong makakanta ng mga gospel songs. Wala lang opportunity whatsoever or mag-encourage sa akin. So sabi niya, Eds, punta ka doon kay ano. Every Sunday lang naman yung ganun na kanta ka, mag-aral ka. Ganun. Yun lang. Pero hindi ako nakapunta doon. Si Kuya Mark yung pumunta muna sa live ko. Okay. Kumanta. You were visited by Kuya Mark and then nakita niya na, ooh. Hindi ako kumakanta pa. Ah, hindi ka pa kumakanta. Tapos pado nga ni Kuya sa akin. Ang first impression ko kay Kuya naman, ano, sa kabaliktaran ko, ang tare-tare ni Kuya. Birds of the same feather are talking together. Talk to my hand. Leandro. Oo, kahit ako eh, nung una kong nakita, isa impression kasi, minsan nakikita natin sa mukha parang suplado. Pero later on, madi-discover natin na mabait pala itong mga taong ito at pala kaibigan. Kaya talagang napakalaking bagay na bibigyan natin ng chance na makilala ang bawat isa. Kasi may mga pagkakataon kasi na tayo, even though wala naman sa ginagawa sa atin ang isang tao, parang hindi lang natin sila feel. Nangyayari po yon, yes. O hindi natin sila feel, parang ganon. Siguro, meron tayong mga nararamdaman na nagsisignal sa atin na these people ay parang hindi natin makakasundo. But just the same, lagi ko sinasabi, open your door to everyone. Ngayon, kapag dumating ang point na parang tingin mo talaga hindi kayo magkakasundo, may taso siguro isarado mo and shut it down. Oh, ganon. Meron ka simple. Okay, Christian Strong. You have a big eyes down there, ha? Huh? On the lookout. Christian J.S. Sarah, say na. Salamat. I think it's me, Mirage. May pakagat labi yun, ha? May giggle yun. Okay. Hold on. Ako, may nagpapapap na trabaho. Okay, pa-shoutout muna ate. Thank you po. Mike G's Vlog, Miguel shoutout. Thank you for coming. Of course, si John Strong. It's me, Mira. Ate Arlene, thank you so much sa pagtambay. Leandro Santos, hello. Miguel shoutout po. Thank you, thank you. Mike G, long time no see. Yeah, may jacket na si Leandro. Okay, may jacket ka na, Leandro. Shoutout po, Ma'am AJ. Thank you so much. Keep on coming, guys. Thank you. And Randy, thank you for coming, Randy Foster. Of course, thank you. Who else? And sis Mi Art, thank you nga pala, sis Mihan. And classmate Mira, thank you. Mondal Vibes, thank you po. Thank you for coming. Yes, bro Mike G and Ate MB nga pala, nandiyan dyan. Shout out sa ate kong mga ganda. At mga talented gaya ni Ate Ed Stelante. Sa inyong lahat, sa loob, mga saludo po talaga ako. Kasi yung mga boses nyo, ang mga pagkanta nyo ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga sa community, guys. If you only knew. There's a lot of people are minsan dinadalaw ng antok, dinadalaw ng lungkot. Oo, pero pag minsan nakakaikot sila sa mga singing stream, minsan nabubuhayan sila at na-inspire once again. Especially yung mga OFW malaya sa pamilya, dinadalaw ng pag-homesick. You never knew. There's a lot of people, minsan nasa depression, minsan gusto na magbigti, so forth and so on. So, hindi nyo alam na yung pagkanta ay maaaring magdugtong ng hininga para sa iba. Kasi parang nabibigyan natin sila ng pagkakataon na mag-isip na masarap mabuhay. Okay? Medyo malalim yung sinabi ko, pero marami pong instances na nangyayaring ganyan. Kaya, ang lagi kong sinasabi, maging good vibes tayo sa kalahatan. Ngayon, kung may mga masasalubong tayong sintonado, ilipat ang next channel, next LS na. Ganun lang kasimple. Maraming salamat. Now, so napunta ka kay Boss Mark, si Kuya Mark Lester, sa Praise and Worship. Okay, given na yon, kasi si Chris Mark talaga is isa sa mga hinahangan at ginagalang din sa community na kung saan nagbibigay ng inspirasyon through our faith, through singing the
praises para sa atin, sa ating mga faith. Okay? And at the same time, hindi na question yan kung kayo Catholic, solid Catholic, Christian, or Muslim. The center of the faith is kung paano nyo pinaniniwalaan na maging tao ko tayo at maging maging mapagmahal sa kapwa natin. Yun lang naman ang pinaka-importante. Okay? So, wala po yan kung ano ang pinaniniwalaan natin pagdating sa religion. Kasi we cannot talk all about it. Hindi matatapos nitong mundo, hindi pa tayo magkakasundo. No? Okay, now, noong ikaw ay nag-iikot na, okay, sino yung mga taong pa nakita mo na yung pala nag-i-start ka palang kumanta ay hinangaan mo na parang, oh, wow, ang galing nito. Give me just 5, no explanation, walang yaw-yaw. Just give me 5 names and we start. 1. Jency. Jency, okay. Huwag may sama si Ate Mia at bulok na yan, ha? Oo. Next. Alive. Alive. Yes. True. Correct. Si Kai Kits. Kai Kits. Kailangan pa ba yung memorize yan? 4. Oh my God. She's blessed. Blessed. Blessed life. Blessed life. Ang ate kong sobrang blessed ang bibig. Oo. Namiss ko na yon. Last. Si Music with... Ate Ria. Oo, si Lola Aswang. Naku po, lulupit ng mga pinili mo. I love it. I love it. I love it. Shout out sa iyo dyan, Jovelnak. Oo, flying kiss sa mga anak ko dyan, mababait na. Yes, even your selection, the selected people that you choose, I'm give it a chance to choose all the ladies na magagaling sa community. I guess, papasok at papasok sa iyo dyan. At papasok ko dyan. Kasi ako, ang tao na pag sobrang close na sa akin, hindi ko na sila binimension. Kasi given na yan eh. Alam mo, if you were to ask why the 5 people na close to my heart sa YT, diba, pastor si Ate Arlene, si Steve, si, hindi ko na sila binabanggit kasi given na at alam nila yung ramdam nila yun. Tatalon ako doon sa iba, binibigyan ko ng chance. Now, Ate Ayen, sorry! Hindi ko na-mention kasi 5 lang daw eh. Oh, teka ha, disclaimer ha. Maging smart at tayo ay maging ano ha, wag sensitive, mamartilyon ko talaga kayo. Oo. There's a lot of people who can inspire us in terms of singing and per se na magagaling sa community. But when I ask, give me at least 5 na sasagi sa isip nyo, eh wag naman tayo mag-inerte, bakit di mo ko binanggit? Ano? Oo. Kaya focus tayo. Okay. If you were to ask ako ha, pag tinanong nyo sa dami na nang umakit sa walwalan na malulupit, okay, ibalik ko yon. Okay. Ito overall lang tong assessment. Ha? Mura na time na ako'y nag-start ng walwalan hanggang ano, these are the 5 favorites. Okay? These are my choice. Okay, unahin natin dyan si Sky Kids. Given yun eh. Okay. And I have, pasok ko na nga ito. Me Art Official. Bungol, bulok. Oo, kasi si Mi Art, sa third batch pala ng walwalan, umaakit yan sa Dapper Squad. If hindi kayo aware, kasama si Kenzie Bay, nag-uunahan sila doon. For today's big job. And, I was saying, these are the favorites. Okay, so I have Mi Art Official. Proven tested ko rin through time. Si Kai Kits. Okay. Then, yun sa mga bago na talaga napapabilib ako sa posisyon. Rick Studio. Okay. And hindi na ako lalayo, Eds Delante. Okay. Yung pinakahuli na favorite ko, mamaya ko sasabihin. Paalala nyo, panakalimutan nyo, bahala kayo dyan. Okay. As I continue. Now, pagdating naman sa mga hinahangaan mo sa community, sino naman, Ate MB, shoutout sa'yo dyan. Sino naman yung tipong kagalang-galang sa yung paningin? Yung tipong it isn't based on the singing, yung personality lang. Sino? Just give me 5. Okay. 1 second ha, kapag hindi kayo nabanggit, huwag kayong tsuserang palaka. No. Let's be mature. Ate, dyan ka sa shoutout sa'yo dyan. Okay, 1. Kuya Mark. Lester. Yes, that's correct. Okay, 2. Jesus is powerful. JAF, yes. Sino? GIP. Oh, okay. Kala ko may bago. Okay, number 3.
Si Olive uli. Si Olive, okay. Ulitin ko ha, yung parang kagalagalang at wholesome yung personality. Hindi ko sinabing singer. As a whole. Okay. Last one. Ikaw, kuya. Oh, I was looking at my finger kasi it's getting dirty. Oo, parang it's, my fingerness is getting dirty. Oh, baka umangat, dirty finger ang mangyari dito. Yung pinakauli na paborito ni Dapper ako. Oh, syempre, kailangan pa ba i-memorize ang ko si JS? Sana all. Okay, bro, Randy, you weren't mentioned there because we're talking about people who are so respectable and a little bit naughtiness in your part. So, pasang-awa ka pa, ha? Once again, guys, like yung pinapaalala, this is an inspirational talk, a topic. So, if we are close to these people, especially our guests, let's be mature. Pagka hindi kayo nabanggit, alam naman sa puso ng mga taong to, nakasama kayo doon, mag-iinarte kayo sa akin. Diyos mio, marimak, no? Sana all favorite, sabi yung Napsi. Yan yung sinasabi ko. Daan lang tayo, Nard. Bakay sa tonsil. Ingat dyan. Shoutout sa'yo dyan. Okay. Now, ano ang pumuputol sa pasensya ng isang Eds Delante? Give me three bad qualities ng isang sitwasyon or isang tao na puputol sa iyong PC. Three only, no explanation. One. Behind back kanya. Yes. One word, no explanation. Yes. Backfighter. So, okay. Next. Ate Juday. Kuya, na-blackout ako. Teka lang. Wala ka pang timer. Mamaya pag may timer ka, lalo ko ma-stress. Ay nako, pag ako tinanong yarn, tapos ang nakatapos ako. Sina? Sinungaling. Liar. Beautiful liar, bad liar, whichever, as long as you lie, yes. That's bad. Okay, last. Pretentious. I'm sorry? Pretentious. Pretentious. Oh, yeah. I look amazing, but I don't pretend because kailangan pa ba i-memorize? Okay. Ate Uba, mayroon maraming salamat sa iyo, Chen. Ate, hey, pahalan! Shoutout sa iyo, ate ko. Ay, daan lang muna si Stephen Lodi Edzalante. Love you, Sissy. And ate na si Bro Mike. Bagsot! Andiyan ba si Chris Bag? Christian Strong, ano ba? Nandiyan ba? Okay, so it's okay. Thank you for dropping by. If you are on your work, you just go ahead. The fact that you're there, this is just... Thank you. Now, is baliktad, salamat sa'yo dyan, ha? Maganda na, bukas na yon. Okay. What was the first impression during your first casting sa Walwalon? Of course, kinakabahan ako. Okay, three. One, kinakabahan. Excited. Oh, with yes. Majing Zay. I'm so excited. May pagka-excited right now. Three. Bago. I'm sorry? Bago? Yung bago sa akin yung... Ana, parang bago sa iyo ang environment. Okay, so kinabahan, excited dahil bago. Okay, all those connected to each other, pretentious, marami akong kilalang ganyan. Chris J.S., talaga ba? One time ha? Parang interested na yan ha? One time ikaw ang aking guest. Kaya yung dalawa ni Bugs para malupet. Kasi Ate Mi Art, isasalang ko ito. Diyos ko, ang gulo namin ito. Wala ba si Bugs? Oo, at tinapsinak, ikausapin mo nga si John Strong. I-guess natin sila. Tsaka si Chris Bugs. Okay, now, what was your first impression na nakita mo si Dapper PH pag-akit mo apart from the first impression mo dun sa Walwalan? Let's proceed dun sa impression mo sa Kurang. Chris Vince Tambay, shout out.
Give me three. One. Artistahin. Ano daw? Artistahin. Ano daw? Artistahin. Nabungol ako doon. Mahina kasi. Sigaw mo ate. Ano daw? Artistahin. Lalo ako nabungol doon. Artistahin. My God. No. Next. Okay. What was it? Flawless. Flawless. Yes. Oh, mahina talaga. Sorry. Ano ito marunin? Blow pool. Last. No. Brilliant. Parang gano'n. Brilliant. Smart. Are you saying in intelligent quotient? Yes. Okay. Oh, thank you for that impression. That was so nice. I'm really tired of success. Walang halong ano yun. Walang halong yun yung naiisip ko sa'yo. Oh, artistahin si Bagsart yun. Sana all Christian strong. Pag sure. Kanwari lang. oh my G. Pero aesthetically speaking, if you're a streamer, that's the reason why ang mga squads and even everybody na umakit sa akin panel, I always ask them to be presentable and to look presentable. Okay. Alam niyo kung bakit? Kasi that was a good impression pag nakita kung paano kayo lumalabas sa screen. Pero I don't condemn people if kung gusto nilang doon ay nakahubad at sila ay nakabedtok o kaya ay nakasando kasi trip nila yon. That's not the point. Pero on my panel, especially with that program sa Walwalan, aba, alam mo bakit ka ng utong doon? At least kung prime time ka, dapat PH is the name. That's a different thing. Okay. Kasi pagpapasok sa inyo, kahit sino sa inyo mag-attest, at pumasok kayo sa isang LS, tapos nakita nyo na ngarag-ngarag yung nagyayaw-yaw. Do you think you can stay? Lalo na pag hindi nyo pakilala. Siyempre, magsaswipe out kayo noon. Pero pag nakita mo, uy, interesting, look amazing, so tired of success, I'm gonna stay, I'm gonna listen. True? Yes. So, importante pa rin, you have to be pleasant. You have that pleasing personality. And at the same time, lalo na pag ganito pa boses, talaga namang mapapahinto ka, nakatakot-takot ang boses ko eh. Okay. You have to catch the attention and impression, the first impression. Lalo naman si ate Mia, pag umaakit sa walwalan, Diyos ko, ang kilay niyan, isang oras inaayos, kaya kailangan naka-burner caliper at baba talagang kantong-kanto, plakado. Kasi alam niya, she has to prepare, kasi hindi naman basta-basta guesting yon. But if you were just there to go up on a panel at kayo po ay magkukwentuhan lang din, might as well kahit na kayo nakabulagta, nakatiwarik, nakabaliktad, it's okay. Kasi that's your comfort level. Pero kung kayo akit sa akin, tas there's a program, tas kayo nakasando, tas ang namamasapa yung kilikili nyo, utang na loob naman, no? That's iba yan. Okay. And as you can see me on my program, nakita nyo naman po, everybody, especially if you will be scheduled on Walwalan stream, dahil alam nyo naman may pinaghihirapan, talagang pinaghahandaan. Kaya na po ang makiramdam noon. Huwag nyo ako kitang nakasandot, pataas-taas kayo ng mga kilikili nyo, hindi pa kayo naliligo. Diba? Okay. Here's another. Ang pinakamaganda sa Walwalan si Ate Arlene, kissable lips talaga, Miss JS, that's true. Next. Oh, sana all. Parang ako durog na durog pag nakakit sa LS galing Smoky Mountain. Okay. Let me explain that. Si Chris Baliktad, pag umakit siya, minsan pinupulit yung damit niya, hindi siya nagsusuklay, ginaganggang niya ang buhok niya, winimirduhan niya, kasi nagpa-prime time siya. Ibig sabihin, prime time in a sense, yung kanta niya is related doon sa itsura niya. Like for example, si Sir Lee, ginawa akong pulubi, kakanta ng baliw, kasi noon dakila siya. Siyempre, de part yun ng kanyang performance, pero pwede siyang magdungis-dungisan doon. Pero Diyos ko, sobrang lahat kami nakapang VIP, tapos ikaw mukhang taong grasa. Para ka nalang umaten sa ano ha, sa isang hotel na 5-star, tapos pumasok ka na gano'y itsura mo, ano yun? Diba? Okay. Tay Dapper, pag kumangon ba na malakas, masisira mong bangs mo, hindi, may wax yan. Diyos ko, isang wax nito everyday. So, hindi yan nagagalaw. For today's video. Okay. Diba si Christian Strong ang active? Tawang-tawa. Okay. Oo, sa lips pa lang sa kabugera. If you were to choose 5 ladies sa pag-i-stream, ladies, ha, sino ang pinakahulusan para sa isang Ate Eds Delante? 1, 2, 3, no explanation, pasok. Ding, ding, ding!
Escalan. Escalan. Okay. Yeah. Okay, ulitin ko ha. Again, lumabas ka doon sa close friends mo kasi given oh. Yun eh. Paulit-ulit tayo, no? For today's pizza. Okay. Okay, one. Balik sa una. Ding, ding, ding. Hindi mga wholesome yung nasa isip. Puro mga... Ay, hindi ba sila wholesome? Sino yan? Ah, puntahan natin yung mga hindi wholesome para sa'yo. Okay. Why? Hindi sa baba eh. May nasa baba. Si May Art. Si May Art. Okay. Wholesome. Next. Here. Bawal mo. Bawal mo kopya. Ano eh. Mga nasa isip ko kuya. Hindi sila mga seryoso. Kaya nga ha, bigyan mo ako ng seryoso, yung wholesome. Ano to? Bakit may nabago mo? Masaway ka din eh. Sa pag-iikot mo, sino yung parang din naman wholesome ang personality nito? Babae lang. Baka din yung mga kilala. Sila, it's okay, it's okay. Pero sinesearch ko, baka mamaya budol yung mga sinasabi mo. Madam Maylin, she is official. I really respect Madam Maylin. Okay, official. Okay. Okay. Who else? Oh, kasi May Art, dalawa na, no? Parang okay. Hirap na hirap. O kaya kayo, magpaka-wholesome kayo para hindi mahirapan ang guest ko at mabanggit yung mga pangalan nyo, ha? Okay. Third. Si ano? Si Daddy Rick. Rick Studio. Iba yung ano niya. Yes, in all fairness kaya. Ano kayo pamang... Si Boss Panda, yes. The most, parang ang bango tingnan ni Boss Panda kahit di naliligo minsan. Yeah. Yes. Ang bango ng personality niya. Okay. Yes. Last one. Si DR. Si Don DR. Roman. Ah, si Don Roman. Mabango din yun kahit hindi nagkatutbas. Yung mga kuya ko na yan. Oo, love na love yan. Si Boss Panda, si Chris DR, Don Romantico. At saka pag nagsasalita sila, sobrang lambing, mahinahon. Alam mo yun, napaka-wholesome. Yeah. Tama yung mga sagot mo, yung dalawa. Yung Kerik Studio, yes. Oh, tama. Yung dalawa, sino pa yun? Hindi ko halala yung isa. And the first one was? Si DR. Si May Art. Si May Art, wholesome. Sometimes yes, sometimes no. Baliwag kasi minsan yun. Sabi ko sa'yo, puro mga baliwag mo na sisip ko niya. Sinasmira, Lady M, Lamy. Baliwag in a good way, ha? Baka yung siya mga baliw na biglang nagbibigti at nagwawalwa sa mga ano at naglalasing. Iba yun, ha? Na bitter. Si John Strong ba? Okay. Chris Bagsat, nagkagantihan tong dalawang ulupong na to, eh. Si John Strong ba kapag nagtatrabaho sa kitchen, kailangan pa ba niya ng hairnet? Malamang, kasi bawal yun. Visit pet. Pag kayo nasa mga restaurant, out of hygiene issue, dapat po talaga yung mga buhok nyo nakabalot. Kasi baka maya, umiinom, humihigop ng soup yung ano, tapos makakita doon, kulot pa yung buhok. Sumausaw sa sabaw. That's so ill. Paano pagkalbo? Ay di malamang, yung balakubak niya lalagpak doon. Kadiri to si Bugs. Huy! Pag-shoot! Okay. Let's get serious once again. Okay. So these are the people na wholesome sa'yo. Okay. I won't ask anything negative. Pero if you think, bumababa yung mic, sorry. Pero if you think, ano ang mga qualities ng isang tao para hindi maging wholesome sa'yo? Ano yung mga I-rate para sa isang, halimbawa pumapasok sa isang LS, ano ang I-rate, I-sore para sa isang Eds Delante na bigla kang umaalis dahil ayaw mo ng ganitong klase? Hindi siya presente. The opposite one. We're talking about karakteristik, ha? Hindi tao, baka magbanggit ka ng tao dyan, sabi mo, John Strong at saka Bagsak, ha? Mayabang. Ano? Mayabang. Okay. Mayabang ba si Chris Bagsak? Mabait siya. Mayabang. Okay. Who? I don't believe sa sarili. Self-acclaim, self-acclaim. Parang ang dami kong mababanggit dyan. Diyos ko, umiambing. Okay, third.
Pilinggero, Pilinggera. Yun nga, mayabang, Pilinggero. Pareho lang yung sinara mo. Mali. Okay, change that. Mabilib sa sarili. Isnabera. Ah, suplado Isnabera. Oh. Kahit pinabati mo, sinashoutout mo na pa ulit-ulit para hindi ka nakita. O, oh, diba? Yes. Tapos pag tinignan mo, Diyos, kung magsalamin ka ba o kung mag-isuplado, no? Okay, tama. Ano pa masabi ko? Nag-iinit ang ulo ko. Dalawa na lang. Meron din ko na. Kaya nagutan mo, nakita ka niya, pero may feeling kang hindi ka pinapansin, hindi ka binabasa. Yun nga yung sinasabi ko, na parang sinoutout mo na o nakikita ka niya, na-shoutout niya na lahat, hindi ka naman lang niya sinoutout. Na parang... Kung isang beses na nangyari, okay, pero paulit-ulit nakakasalubong mo, hindi ka pa rin pinapansin, na-block ba ako dito? Hindi ako nakikita po today's video. Okay. Mm-mm. So, last one. Isa na lang. Ano ba? Kasi sana ba nakakaedad doon? Ang bagal mag-isip. Maingay. Maingay. Excuse me po. Ha, maingay pala ako. Sorry, ha. Hindi, maingay na walang sense po yan. Di ba meron ganun? Ah, okay. Nonsense people. When they talk, yeah, there's no sense in it. Ito ng tawa at ito ng sense. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Wala namang niyayaw-yaw. Yeah. Kaya minsan, para magkaroon sana sa YT ng ano, ng direct line for yung sa mental hospital. Mga health services, baka naman, lolo, no? Kasi ang dami ko nakilalang baliw sa YT. Promise. Ang daming baliw. Yaw-yaw ng yaw-yaw. Anong pinaglalaban nito? My God, ano ba yan? Miss John Bondoc, shout out. Ate Arlene, tawag to. Ayoko tumawa sa mga sakit yung likod ko. Ayop ka, John Strong. Kung ano-ano na kasi narinig mo sa kabila. Uy, dalawang to. Hindi, pwede naman tayo magbaliw-baliwan in a good way. Yeah. Iba naman yun, ha? May mga tao talaga, I'm telling you na nakilala ko sa Whitey, literal baliw. Oo. Nakala mo yaw-yaw ng yaw-yaw, nonsense naman. Papansin ng papansin, wala naman mapapansin kasi Diyos ko ang ilong nagsusuntukan. Oo. Salita ng salita ang baho ng mga lumalabas sa bibig kasi hindi nagtututbas. Oo, sana may moderator para sa mga mentally incapacitated person on earth. Oh, pwede, happy? Kasi itadamay ka sa kabaliwan nila. Oo, tapos biglang magugulat ka na lang, hindi ka papansinin. Anong nangyari dun? Eh, I'm telling you guys, pag ako hindi nyo pinansin, Diyos ko, hindi ko nakikita talaga yun. Oo. Kasi kung may problema sa akin, nako, hindi ko talaga bibigyan ng pansin nyo. Oh, hindi ako pinansin, siguro na busy lang. O, duling. As simple as that. Buti na lang, matino ako. Kung si baliktad, o palitan mo. Matino 69. Hindi na baliktad na. Eh, dami kong tawa. Ate Jawa, shoutout sa dyan. Sa mga ate ko, ating mga primetimer rockista, shoutout sa inyong lahat. I love you dyan, ha? As kaya lagi kong sinasabi, you have to give a good vibes. I have to be direct and I have to be outspoken when I say that ako talaga ay palakaibigan. Parang si Ate Eds Delante. Pero huwag niyo isusubukan na aking PC. Kasi lagi akong, nandun lang ako sa good side. Panahit ako na nega kang tao o kaya may pinaglalaban ka, irerespeto ko yun. Pero I'm telling you guys, naku, hindi ho kayo nag-i-exist sa akin. Christopher, kung walang mga baliw, mawalan ng trabaho ang mga taga-med. Uy, correct yan, Chris. That's the most related comment na nabasa ko for today's video. Palakpakan natin Chris Wandering Soul with a Sense. Alright. Dapat ganun. Relate tayo sa topic, no? Huwag syunga-syunga. Baliw-baliw. Puro kabaliwan. Nabaliw na ako kahapon doon sa tatlo. Now, going back sa isang ate de Ed Celante. Ano ang pinaka-nakakabaliw na nangyari sa isa pag-i-steam? Which is na makakahiya or maaring... Parang hindi naman nakakahiya na parang bado, in a good way. Ano yun? Nasintonado ka, ano nangyari sa'yo? Parang nakakahiya na nagawa mo, nangyari sa'yo sa White? Nothing. Sorry guys, with matching conviction. Nothing? Artihan mo yung prep na yun, ibang klase din.
Ulit, parang gumanon pa siya. Sorry. Talk to my hand. Nothing. Wala na. Ang arte na na. Sinasabi ko sa inyo. Huwag ako. Agoy, video lang ako. Practice mo na ako. Sakit ang pang ako. Please, ate me at pag-sure. Dapat ganon. Pag kayo, kunwari, hindi pa apektuhan, at someone would ask you ng ganito, ganyan, tapos pa, negative yun, i-anklan nyo kamay nyo. Tapos medyo sumide view kayo. Sabi nyo, well, nothing. So, wag muna kayong gagalaw, freeze. Ganon. Para alam nila, sorry, talk to my hand. As simple as that. That's the way na medyo class yung dating mo doon, na pero irritable ka, pero class na class ang dating mo. Ah, hindi pang malengke. Now, kato guys, video. Yung composure na isang tao, nakikita po yan sa kilos niya. The way she speak, the he or she, kung paano siya magsalita. Especially grace under pressure. Kapag kayo po ay na-trigger sa mga pressure sa ano, sa community or an issue within the community, nakikita po kung paano kayo gumagalaw, kung paano kayo magre-react to that. Doon ko po tinitingnan ng tao eh. Pero pag nakita na, okay, you were told at may narinig kang something, ganito ka lang. Oh, sorry, I can't relate. Ganun dapat. You've learned something for today's video. Yes. Now, yes. You were saying, go ahead. Wala naman, kahit sa pagkanta, kasi hindi naman din tayo perfect, you know. Kahit papa, no, mayroon naman all the way kanta tayo, ano, but then, okay lang yan. So in all, wala akong nakakahiya whatsoever. I try my best na maging presentable. Mm-hmm. So walang mga funny and wacky moments na nangyari na parang nakakatawa, na aksidente, o parang nalunok mo yung mic, walang mga ganun. Wala pa. Wala. Nag-brand out lang yun. Nag-brand out lang. Oh, tapos nalaglag ka. Yun. Ah, parang mga simple ano lang. Okay. Oh, wala naman. Now, okay. May sinasabi si Chris Bagsat. May pinaglalaban doon dalawa. Dapat yung nilalagay sa mental hospital yung mga taong naninira ng buhay, pakailan meron ng buhay. Talk to my hand. Alright. Chris Bagsat. Sino yung naninira sa buhay mo? Okay. Now, let's go. Let's proceed. Doon, bago tayo mag-proceed sa ano, dito na ako magtatanong, how do you handle your bashers? Or yung mga taong feeling mo hindi mo makakasundo? Or there were, may nakasalubong ko na mga taong talagang medyo irate. How do you handle them? First and foremost, I don't have a basher. As talk much to as my possible, hand. I'm nice to everyone. Okay. You don't like me. Huwag mo ibigay sa live ko. Ganun lang naman ako. If you like me, I will embrace you. Doon okay. Mo lang ako kilala. I had no basher, honestly. But hindi so, naman din ako. Hindi ka pa nagkaroon nag-experience sa parang merong may ayaw sa'yo. Ganun, walang ganun. Lahat naman nagugustuhan ka. Yun. Yes, sa live ko. But then, should I share something? A little ko yun. Hindi naman yes, siya. Yes, in general, as a whole, parang how do you handle those people? Pag hindi niya talaga, deadma lang ako. Hindi ko siya papatulan. Hindi ko siya papatulan. Like there was one time, nanggagaliitig siya sa channel niya. Doon siya nagpahagis ng mga ano niya. At wala lang doon. Pero walang nangyari. Kasi I don't wanna, you know, put, sirain ko yung channel ko. Just fight back with nonsense. Nonsense talaga. Hindi ko papatulan yan. Mamatay ka na lang sana, hindi kita papatulan. Aray ko, baka may mamatay. Diyos me yun. Punta na sa patayan. Ganun po ako. Tama po yun. Never allow yung mga negative and toxic people na makat yung attention nyo. Lahat po yun ang nangyayari sa atin. Even sa akin, may papasok sa walwalan, may magmumura doon dahil masaya kami. Pero hindi ka naman siya kilala. Siguro hindi lang siya masaya sa mundo niya. Kaya bigla siya nagyayaw-yaw doon. Hindi ko ba hayaan yun na ano? Oo. Hindi ka time out ko kaagad yun. Oo, mga okay. Bastos. Time out lang. Mga bastos. Yes. But for some, na napakaduduwag in terms of pagiging negative. Alam mo kung bakit duwag? Kasi kilala mo at ramdam mo kung sino yun, magni-ninja. Papasok sa'yo at magyayaw-yaw.
Ang napansin kong hindi maganda sa pag-awayti, if you people wanted to be outspoken and be brutally honest of your sentiments, might as well have the courage to use your name and your channel kung gusto nyo mag-retract. Pero kung ang dami nyong yaw-yaw at napakaduwag nyo at magtatago kayo sa pangalan na baliktad or tuwad, ay my God, another, talk to my hand. Kasi kung meron kayong gusto kong ipaglaban, you have to be strong. Kailangan dyan strong ang pangalan mo. You have to be transparent just like Bogzak. Ate, pakita mo na ako si Dapper, ikaw Ate Eds Delante, you have a problem with me. Hindi yung magninindya kayo tapos ang dami yung yaw-yaw. Tapos pag tinanong ka kung sino ka, tapos bigla ka lang, hindi magpapalit ka lang, magpapasok ka na naman ng ibang ninja. My God, ang effort mo, Gi-atay. And I don't have time for that. We don't have time for negative people. The best thing that you can do, if you do not enjoy, if you're not enjoying anybody's stream, or hindi mo gusto ang pagmumukha ni Ian Gustillo dahil masyado kang insecure sa kagwapuhan nilang dalawa ni Kiswitz Dambay, might as well magbigti ka. Huwag ka magdamay. O kaya lumayas ka. Ganon kasimple yun. Okay. Don't allow anybody to ruin if you look amazing because you cannot do anything about your problem if your problem is your face. Ang likod ko masakit, pati puso ko sumakit. Joke lang. Okay. Kuya yung nagagalaiti. Baliktad. Ako nang gagalaiti eh. Oo. Yung bata pa ngayon. No, that's true. Kasi here sa community, we tend to meet a lot of people in all walks of life. Okay? May naglalakad, may nakasakay, may sosyal. Si Ian nakamotor. Ngayon, iba-iba ang mentality dyan. Iba-iba ang pananaw sa buhay. Iba-iba ang upbringing yan. Kung ikaw ay lumaki sa squatter, quote and quote, hindi ko na mababago sa iyon. Kasi ikaw na may problema. Pero para maghawa ka para ako mag-ugaling squatter, oh my J. No. Ay, silent pala ako. Pistik. Alright, hold on. From Ate Ian. Iyan kasi karat yung bahay na kinilip na pasalubong ni Daniel Frozen. Ako sa, oh, sorry naman Ate Yu. Sa kakahanap ng pasalubong na yan. Oh, itapon mo na yan. Huwag ka na mamili. Okay. Now, because, bihira naman mangyari sa akin yun. Pero I have so many friends which are close to me. And they are sharing sometimes if you cannot handle those heart issues or mga basher nila on their own. Nagtataka lang ako why these people exist. Parang nabubuhay kayo sa YT ng pagiging pakialamero sa kagwapuhan ni Ian. Iregalo nyo yan. Wala na tayong magagawa dyan. Kung marami kayong pera, pakopyan nyo yung mukha. As simple as that. Okay? Ngayon, kung kayo naiingit sa boses ng isang Eds Delante, mag-practice kayo kay sa boses kayo yaw-yaw na nasintonado. No? For today's video, umakit kayo sa akin at nung kayo mag-practice, marami kayong matututunan. Okay? Ano yung sinabi? Waha, Alfonso, ang layo, Delphine talaga pangalan ko. Question strong. Ang layo ng topic ko today's video na. Hindi ka makarelate. Okay. So, itong mga irate na tao na to, hindi mo nalang pinapansin kapag nakakasulubong mo sila para hindi ka apektado. Pero if someone would straightly approach you and ilatag sa harapan mo yung issue, how would you handle that situation? Sana hindi mangyari sa akin, kuya. But if ever, harapin ko. Harapin mo. You know, harapin ko po. If, like, I caused kasalanan ako, basta mag-usap lang kami, I would say sorry. Are we talking about on a live or backstage or you can call on messenger? How do you handle this? Mas maganda yung personal. Hindi yung sa personal. Live. Personal. Yes. Oo. Again, I don't condone people na nagkakaroon ng rebuttal pagdating sa live. Akitan mo ako, doon tayo magyaw-yaw, mga ganun. Wala akong issue dyan. Pero for today's video, unbecoming for me, kasi no read, no write po ako, wala akong pinag-aralan, na ako ay ire-rebut mo on my live. Okay? Read between the lines and talk to my hand. As simple. Okay? Bagshot, appear. Pero si Chris lang talaga ang pogi. Mga pogi problem nyo. Kaya tuloy ang daming taong na-insecure sa inyo, Ian, Bagsat at John Strong. Manahimik din kayo kasi minsan para hindi kayo napagdidiskitahan. No?
Okay. Now, as we go back to the good vibes, ano ang isang kanta ng isang Eds Delante na nagsiset lagi sa kanya na pag kinakanta niya ito ay nagsiset sa kanya on a good mood? Give me that song. Wind Beneath My Wings. Oh, related. Wind Beneath My Wings. Ayan ay pag malungkot ka or natotoxic ka, pag you wanted to sing, that is one of the favorite song na gusto mo para ma-lift ang iyong positive vibes. Tama? Yeah. Okay. Kapag meron ka namang kanta, medyo tricky to ha, na gustong kantahin para sa mga taong irate at saka maraming issue sa pag-insecure sa kapugian ni Ian, ano naman ito? Para sa mga negative na tao, anong gusto mong kanta na ialay sa kanila? Huwag Abby Mariano! Ano? Gospel song. Ah, oh, okay. That's true. Is there any particular gospel song that you wanted na i-offer sa mga taong may pinagdadaanan, malungkot, magulong isip, kailangan dalhin sa mental hospital, kailangan painumin ng gamot at injection at baka mga gat, mga hawa. Paano maging ulol? No, the goodness of God. Ano pa? Ano pa? The goodness of God. The goodness of God. Oh, yes. Actually, naririnig ko yan. But I'm not familiar exactly with the lyrics. Pero from the title, The Goodness of God, we should be appreciative of the things that we see in a good, in a good, yung goodness sa ating paligid, yung positivity. Hindi yung lahat na lang ng kadiliman, kabaliwan, alam mo yun, negativities ang nakikita nyo. Minsan maligo kasi araw-araw. Ang hindi paliligo sa araw pag kayo po ay nasa mainit na country, nakakasakit ng ulo yan. Para ma-freshen up kayo. Oo. Pag kayo nasa, nasa tropical countries, maligo araw-araw na. Okay. John Strong, magaling ka na ba? Trinangkaso ka daw. Oh, sweet naman. Sana. Okay. May bukas pa. May bukas pa. Ikanta yan para sa mga negative na tao. Para bukas naman siya magyaw-yaw. At habang buhay, habang may bukas, may pag-asa siya, ay forever magyaw-yaw. Mababaliw lalo yan. Baliktad. Okay. Ate Yu, shoutout sa'yo dyan. Ingat po. Okay. Kung meron kang isang kanta na gusto mong ialay sa sarili mo, sa isang Ate Ed Silante, all-time favorite mo pag naririnig mo, napapaiyak ka, na nagiging emotional ka, ano po ang kanta na ito? Maghintay ka lamang. Sino ba ang pinaglalaban mo? Sino niintay mo, ate? Para sa sarili mo, what do you mean by that? Please elaborate. Kasi kung hindi pa time, hindi pa para sa iyo, no. Wait ka lang. Okay. Are you aiming for something na until now iniintay mo? Ang dami, kuya. I have so many dreams. Yes, give me three things na ina-aspire ng Ate Eds Delante. Kaya lagi niyang inspirational song sa kanyang nagbibigay ng pag-asa ang kantang Maghintay Ka Lamang. Who and what are you waiting na hindi mo pa na-achieve or nakikita? Ang dami, kuya. Just give me three. Not only for myself, para sa family. Ah, for your family. Okay. Ano to? Stability? Are we talking about money? Are we talking of... Lahat na po. Hindi ko naman din nangangarap ng sobra-sobra. Just enough, you know, na maging contento lang. Of course, with the family. In all moderation. Yes. In all aspects. Yes. Sarili ko naman, I just wanna be good to everyone. Gusto ko lang na share din yung talent. Yun lang naman, kuya. Simple lang kasi at this point. No, parang hindi siya connected dun sa pinag-uusapan na nalitutan naman ako dun. The song is Maghintay Ka Lamang. Are you going to wait para mag-share ng positivity? Maghihintay ka pa? Hindi ko na-gets yun. Hindi naman. Yung mistake is Maghintay Ka Lamang in that song is if it's not yet your time, mag-wait ka. But then, while waiting, gumawa ka rin ng hakbang mo, ng paraan. Ah, okay. At least it was explained. Kala ko iniintay mo si Umoy, si Ian Gustilio. Huwag mo munang ipilit kung hindi ka meant for you. Yung ganon, huwag mo ipilit. Because in every aspects in life, mayroong right timing, mayroong destiny. No? I do believe in that. Para sa'yo na ukol, parang ano yung kasabihan?
Hindi ukol, hindi bubukol. Hindi bubukol. O, dyan, yeah. Song pura kasi bujakol, kaya bumubu. Ano daw? Ano pinagsasabi nyo dyan sa baba, oy? Bukol na, napupunta na tayo sa bukol. Bubukulan ko kayo dyan, oy. Ayoko mag-intay. Okay, hold on. Ayoko mag-intay, huling kong intay, di naman dumating. If this thing that you aspire ay hindi pumunta sa inyo, it's not really meant to be yours. Maybe there's a better plan for you, si Lord. Kaya wag ka mga wala ng pag-asa, ha? Kasi meron na darating hanggat may isang umagang... Oh, may darating na umaga at may darating at madarating na plano para sa iyo. So, para po sa ating mga kaibigan na merong hinihiling sa buhay nila, pinagdadasal nila yan. Ang iba, yes, sa kanila talaga nagnonovena for that. If it's possible na mangyari yan. Siyempre, una, gagawin mo talaga ng paraan. Ikilos ka din. Hindi naman yan parang si Juan Tamad na babagsak sa bibig nyo. If it's material. If it's a goal or dinidream mo na maging presidente ng iyong kumpanya, alam mo magtulog ka lang doon. Siyempre, you have to really work hard for it. And if in the future you wanted to gain your silver button, just like me, as aspire everyone sa pag-white, nung una ini-enjoy ko lang, ayun, layot na ako sa kailangan ako maka-white, yung maka-100. And then I really have to work hard for it. And lahat ng ginagawa ko, apart from the inspiration, is kahit pa paano, alam mo yung satisfaction and fulfillment na, oh, naka-silver button na ako. Eh, alam mo yung accomplishment yun. And you don't have to brag for that. Ang ibabarag mo, ano ba ang naging contribution mo sa lipunan na ito? No. Hindi yung naging sakit ka sa lipunan. But today's video. Oh, parang may nahugasan ng bibig doon. No? Si Lord laging nasa tabi ko. Hindi na kailangan hintayin. Parang conflicting yun sa mga sinasabi mo kanina, ha? From Bidjakol, may ginang naging lead me, Lord. Kaya it's bagsak. No, agoy. Now, bago ako sa magpastok, okay, kasi I'm planning to get this in just 2 hours, okay, kaya tayo medyo more on the lighter side. Ano ang nagpapalungkot sa isang Ate Eds Delante pag pinag-usapan na ang pamilya? Particular. Minsan, magkakaproblema ka financially. Financial, hindi yung sa health problem, hindi ganon. Sa financial. Okay. Financial, number one. Okay. So, yun ang unang-una. Yun ang most na nagiging conflict. Okay. Nagiging, nagpapastress sa atang Ate Ed. Kasi pag sa health naman, it goes sa financial din. Ah, yeah. Oo nga pala. Oo, mahal na pa. Yes. Ako, Diyos ko, parang na-stress ako biglang. Walang, every session ko sa aking therapy, 4-5, for today's video. Oh, me, parang ang bigat noon, 4,500 every week. Ha? Ano pa yung discounted na yun, ha? Oh, kasi pag hindi naka-promo, ang mahal, 6,000. Okay. Laki ko mga kuya, may discount ka na, don't worry. Oh, diba? Naising it. Okay, now. Punta tayo sa walwalan. When you're first guesting sa walwalan, give me, walang iso to, ha, again, ha, kasi napaka-defensive nyo minsan. Give me 3 people na sa nasa walwalan na community ang parang naging magaang kaagad yung loob mo. Except me, ha, kasi alam kong hindi na ako kailangan i-memorize. Yung parang these are the 3 people na, parang gano'n. Parang naging, ang bilis ng connection mo sa kanila. Kasi napakarami nun, ha, sa production natin, di ba? Sino yung tatlo? Ate Lily, charot. Si Ate Arlene. Ate Arlene, yes. Ate Arlene. Oo. Si Yu. Si Ate Yu. Oo. Napaka-endearing kasi ni Ate Yu, eh. Okay, last. Sige, ito na lang. Si Steve. Ah, si Andre, si panganay. Steve, oh. Sa life ko. Pwede ba si Debbie? Mga sweet sila mga bata. Oh, swerte nga ako sa mga batang yun. Oh. Ah, but today's video. Ah, kagalit, ingay mo. Kuis kagalit, Kuis Nick. Ano na naman pinagdadaanan mo dyan, ha?
Paghintay ay walang pagkakaiba sa umasa. Umasa pero walang nangyari. Hanggang sa nalayo. Good snake, shoutout ang Ate Lily. Salamat mga mababang pasok. Maraming salamat sa inyo. Okay. Of those chances na nag-perform ka sa Walwalan, ano yun ang pinaka-favorite part mo doon? Ano yung favorite segment mo doon na nag-prime time ka? Anong song or instance na naging lagi mong naalala at ini-enjoy mo, nire-replay mo? Nung tayo ng diva, like Whitney Houston. Ah, isa sa mga favorite mo. Yes. Meron pa? Ano meron yung pa? Yung sa Let's Get Loud. Yung kaming ano. Ah, yung mga MTV. Oh, yes. Oh. Pero ako, pag naisip ko ang Ed Delante, ang, sa lahat ng performance mo sa Walwalan, ang pinaka-ano doon na naging favorite yung when you sing it, yung duet nyo ni ano, The Prayer ni Sir Lee, the Mentor. Ibang-iba sa impact sa akin noon. Given na lahat naman ng mga performance nyo ay talagang, kumbaga, multi-awarded performance, amazing, absolutely fantastic. Lahat ng atanang mga good, kind words na magagamit ko to describe you. Talaga naman, yan si kayo ni na Ate Jovel, si na Napsi, lahat kayo. Pero pag naiisip ko ang isang Ed Delante sa performance mo na napakarami na sa Walwalan, yung The Prayer ni Kuyang Sir Lee, talaga ang hindi ko talaga, napawaw talaga ako ng todo doon. I don't know. It's maybe the way you deliver the song, you give the story to the song, you, the projection and all. Kasi alam ko lagi mo naman kinakanta, kinanta mo rin ng solo sa akin noon. Bago niyo ginawa. Yes. Pero iba yung performance niyo during that time. And I know for a fact, na nagpa-prime time, nagpa-practice tayo to do at the MTV. Anong MTV ng prime time ang pinakanahirapan ka na ginawa mo? Diyos ko, yung kuya, yung ano, kinanta namin yung Lady Marmalade. Ah, sister girl, sister. Grabe. Saan ba ginawa yon? Sa channel ko? Sa'yo ata, sa'yo. Sa'yo pa yun. Channel ko ba yon? Lady Marmalade. Ang nasa akin kasi na naka-public, hold on, is yung ano, Ama Kabugera, Let's Get Loud. Yun lang ang naka-ano sa akin. Baka sa iba, hindi ko masishare yan kasi kung sa iba na ano. Lady Marmalade. Yes. Kaninong channel yun, yun, no? Linay. Si CU ata yun. Ay, kasi si CU. CU Aday. Sa channel niya daw. Yes. I'm gonna share something. Kasi ito ay itinanong ko. And doon sa isang interview kay Ate Kay Mahalan, this song was, mababago lang ang layout ko ha, was mentioned na parang how she wish na sana siya isa sa maging Ama Kabugera. Okay. So this performance, I don't know kung paano ko ito i-share screen. Hold on. Gigilid tayo. Okay. This performance, imumute ko lang siya kasi ayoko ng CPR. Pero may tatanong ako dito eh, kasi part ko ng ating. Okay. Stop. I'm gonna stop it there. What were you thinking sa tuwing tinuturuan ko kayo mag-project? Tingnan niyo yung projection dyan ni Ate Yu. Ni John C. At ang mayordoma. Oo. Na si Ate Eds Delante. What were you thinking? Pag sabi ko siya, Ate Eds, ganito yung angulo mo. Ganito yung galaw mo. Ano ang iniisip mo? Kasi nakikita ko dyan si John C. Sabi ni John C. dyan, ano ba yan, tate? Ang tagal ko makapris. Ang kilikili ko nakikita na. Okay. Tapos si Ate Yu and I ay parang enjoy na enjoy siya mag-post kasi alok amazing. Ikaw, ano ang iniisip mo dyan? Tuwing tinuturuan ko kayo mag-project na on, ate, ito, konting bali sa leeg kasi parang mukha kang engot dyan. Ano ang iniisip mo? Pag merong mga challenging, may mga challenging na pinagagawa ko sa inyo. Gusto ko pong gawin, kaya lang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Yes, parang that was what I discovered. Nung first time ka, sobrang awkward ka gumalaw. Pero I was telling you, if you trust me, we can do this. And magiging sobrang maganda yan. Okay? Kasi I know some of you can sing well. Pero yung sinasabi ko sa inyo na projection
If you are doing an MTB, iba pong usapan dyan. At marami po silang natututunan sa akin. Kaya huwag kayo magyaw-yaw at mas magaling pa sa akin. No? For today's video. Okay. Now, during that time that we do that, yung awkward ka pa rin ba dyan? Kasi pang ilang, ano na yan, performance mo. What were you thinking during that time? Hindi naman, kuya. Siguro lang ano, parang naano lang ako sa sarili ko, na-intimidate lang siguro. Kasi I was able to make you project beautiful. Now, which is ordinarily, hindi ka ganun naniniwala sa talent mo. Dahil ako, you can just sing. Pero dito, my God, Imelda, ang haplos. Artehan niyo yun. Oh, pagkakahaplos, ikala mo, this is a... See? These are the things na tinuturo ko sa kanila behind, on the background. Para sa projection, kasi itong kantang ito na Ama Kabugera, it was asking for that projection. Hindi pwedeng kantahin ni Ian yan, tapos para siyang tuod. Okay. So, as you were doing it, tapos si Jansu, walang pakialam, feel na feel, may papikit-pikit pa. Diba? Si Ate Yu and I, pag tinitingnan ko siya, ini-enjoy niya lang. Ikaw ate, merong mysterious feeling of seduction. Ano iniisip mo habang ginagawa mo yan? Parang naliligo ka na, nagkukutod ng libag mo, parang ganun ba? Ano ba iniisip mo? Ano? Narinitry my best, kuya, kasi nahihiya din ako sa'yo kasi ikaw naniniwala ka sa akin. Okay. Naniniwala ka sa akin ako. So, I'm doing my best. Bahala na. Parang ganun. Okay. Did you ever doubted ang isang Dapper PH pagdating sa MTV na ng mga tinuro ko sa'yo? No. Pero when I asked you to do this for a prime time and MTV, anong unang pumasok ko sa'yo? Parang ayaw mo, it's going to be a challenge, or parang, anong pinagagawa na matandang to? Parang ganon. May doubt ka ba sa akin at first? Hindi naman, kuya, kasi nakikita ko naman yung mga gawa mo. Ang akin lang, okay. Sa akin, sa sarili ko lang, na nagdo-doubt lang ako. Na kaya mong gawin? Makikiri ko kayo. Yes, na kaya ko bang gawin? Kasama and you were able to deliver that. And you think, okay, of all the performances that you did, sa palagay mo, na-challenge mo at napabilib mo kung sa ginawa mo? Maybe. I'm siguro sorry. Naman sila, kuya. Siguro naman, kuya. Kasi... hindi mo naman ako siguro bibitawan. I-let go. Kung hindi, wala ka naman talagang ano sa like, hindi ka nag-appreciate sa talent ko. Okay, so you think napabilib mo ko. Now the question arise na napabilib mo ba yung sarili mo? Somehow. Okay. Dumating na ba sa point na yung awkwardness mo na wala at napalitan ng confidence? That is the first thing that I developed sa lahat po ng prime timer. Kasi yan si Ate and I, sabi ko, ate, taas mo ang kilikili mo, baka mapanood din ni Ian, sabi napaka-awkward dito. Even Sinapsi. Sinapsi is just an ordinary simple girl from Rakista and Jovel. Si Jovel naman kasi bago naging Rakista is originally a Dapper Squad. Pero sabi ko na kung hindi nyo ito magagawa, hindi ko kayo pipilitin, hindi natin to itutuloy kasi ayoko din na feeling nyo, hindi nyo kaya. Pero once kaya nyo at naniwala kayo sa akin, doon gagawin natin, masaya yan. And lahat ng performance mo sa prime time, to do the MTV. And that's the first time, kahit po kayo saan mag-ikot, nakapanood po kayo na gumagawa ng MTV cover only on Walwalan. And with matching a lot of efforts, a lot of effects, a lot of costume and so forth and so on. Now, of all those performances, alin doon ang pinaka-paborito mo? Yung nagkakasama kami. No. The song. We're talking about the song. Alin doon na in MTV prime time nyo na talagang this is my favorite. Parang si Ate Yu and I, ang favorite niya is yung Frozen niya, yung solo performance niya. Okay. What was of your course, favorite? The prayer. The prayer nung solo ka o the prayer nung kay na Shirley? Either solo or kami ni Shirley. Ah, that's always been your favorite. Oh, yeah. Nag-i-enjoy ako panoorin sila sa rehearsal. Yes. Alam nyo ba si Ate Napsi, when I invited her to do a prime time, una sabi niya, daddy, baka hindi ko pa kaya. Manood na lang ako.
Lagi siyang umaakyat, pinapakat ko siya during the rehearsal sa backstage para at least ma-embody, maramdaman niya na, can I do this? Ang lagi kong sinasabi sa inyo, kahit magagaling kayong kumanta, iba po ang pamamaraan pag gumagawa ng MTV kasi kailangan nilang practicing yan. And these are the samples of the rehearsal that we're doing every Wednesday, kami naglalayot. Kasi hindi ko po sila isasalang at napapawaw na lang kayo sa waluwalan during the live na ay ang galing naman. Behind all those wowness, behind all those galing, I'm telling you all the sacrifices of these people, sobra. Kaya if you, dito na papasok ang tanong, what have you learned and what did you get from pag-akit-akit dyan sa waluwalan? Kasi there are a lot of eyesores and eyebrows na tumataas na, umakit ka doon, ano man natutunan mo doon? Alam ko may mga ganyan. Okay. What do you think ang natutunan mo sa pagiging isang prime timer? The more na ang daming nag-anos behind my back regarding kuya, the more ako nagiging drawn into sa walwalan, sa prime time. I'm beginning to love it. Parang yes. Wala. Yes. Grabe pala sa walwalan. Yes, si Ate Napsi would take a lot of energy, si Ate Edz Delante. Kahit given na mga kumakanta yan, hindi ko kailangan ng mga boses lang ang bibigyan nyo sa akin. Kasi you have to do a performance na meron pong sinusundang program. So hindi nyo basta aakyat yan sa akin para kantahin. Wala na tayo pinagkaiba sa ibang mga LS. Ano pa ang sense ng walwalan, di ba? So, yun ang challenge sa kanilang lahat. Okay. At Hello Kitty, Simple Music. And as you are watching the program itself, every episode, nakita nyo naman talaga na 101% pang grand finals yung kanilang mga performance in terms of projection, in terms of the voice, in terms of everything. So, hindi po ganun kadali yun. And isa yan sa mga challenge ko kay ate, sa isang Ate Edz Delante. Nauna ay sobrang awkward din. Dinevelop ko yung kanyang confidence, dinevelop ko yung kanyang other side ng kanyang talent, hindi lang sa pagkanta. Kaya tinatanong kita, what were you thinking during the time na nag-emote ka? Kasi hindi mo basta-basta pwedeng gawin yun na awkward ka. Hindi mo pwedeng gawin yun na natatawa ka. Kasi hindi mo mapoportray yung image na yon. Okay. Hold on. Nag-a-acid ako. Ako, ang dami ko nararamdaman. Yes, Napsi Vibe. Na-miss ko ang Sisi Love mag-perform back-to-back. Na-busy lang ang live quality. And abangan nyo po next time ang mga next MTV video ng ating ano. Kasi I need another editor na medyo nag-basag-basag ng aking mga editor. So, para mas marami pa kayong kakaabangan at magiging mas challenging para sa kanila. Kasi nagle-level up sila ng nagle-level up eh. Ginagawa na lang namin ngayon sa prime time every Saturday is live. Wala muna MTV kasi I really need to prepare everything. Medyo magastos siya. Okay, now. Sino sa mga kasama mo sa prime timers ang una mo nakasundo? Na parang ito yung parang comfortable ka kagad. At least give me two. Marami yan sila. Si Sisi at saka si Jancy. Si Ate Yu and Ate Jancy. Okay. I love you, Nancy. Tinuruan kayo ni Dapper how to be confident, not just in singing, but how you present yourself while singing. He is a very good coach, I must say. I thank you, Jancy. Coach Alfred, shout out sa inyo lahat. Sa mga bagong pasok, is baliktad. And I see a lot of talent. I see a lot of singers kagaya ni Baliktad. Hindi ko alam na ganun kapala ang boses niya. Na mas madedevelop yung kanyang talent sa pagpapatawa, yung mga kanyang paparody, yung mga kalokohan niya na yun. Magagamit yun for a good show. Diyan po ako, malikot ang isip ko. Kaya pag sabi ko kay ate, ate Yu, ganito yung gagawin mo, ganito. Okay? Hindi niya ma-imagine, kaya ko ba yun, daddy? Sasabihin ko kay ate Edz Delante, ate Edz, ganito gagawin mo. Kuya, I'm not sure, but I'll do my best. Kasi challenge yun sa kanila, kahit kay Ate Napsi. Kasi that is new to them, to every one of them. Pero the effort and the knowledge that I'm putting in every segment po ng walwalan ay hindi nyo po matatawaran. Alam lahat ng prime timer yan. Kaya kung kukwestiyonan nyo kung sino si Dapper PH, ask the people around me. Maraming salamat.
Okay, now. Hindi natin may iwasan na may mga tao magda-doubt sa kakayahan natin. Have you experienced like that? Na parang hindi nagalingan sa'yo or nag-doubt or dahil na hindi ka kilala? May mga instances na ba na mga taong parang hindi nagalingan sa pagkanta mo? All the time. May papasok kasing tanong. All the time. Okay. Dito na papasok kasi malimit kang pumasok, sumali sa singing contest. Okay, and some of the singing contests that you were in, ay nagiging judge pa ako. By experience, kasi kasama na kita sa prime timer, nakasama na kita, alam ko ang strength ng boses mo. Pero we are so unlucky. No, Brave, we are so lucky to have you, but sometimes we are so unlucky. And I have to say it straightly to everyone, na pag tayo nagpapasingin contest, bungol ang mga judges niyo. Maniwala kayo sa akin. Kasi ang dami nag-invite sa akin mag-judge. Tapos, ako, alam ko ang kapasidad ko. Pero, tatlo sa kasama ko o lima sa kasama ko na mag-judge, puro bungol, hindi po ako sasali dyan. Kasi alam ko magkakagulo ang pag-judging niya. Kahit isa lang ako, kahit perfect ang ibigay kong score dito sa performance nito, eh mga bungol yung kasama ko, matatalo pa rin yun, sayang ang effort ko. Iinit pa ulo ko. Eh. So, marami nag-i-invite sa akin mag-judge sa mga singing contest around. Tapos yung host, bungol din. My God, guys, I'm trying to be professional as much as possible. But if you were going to invite me to host or to guest as a judge in your panel, be sure na lahat ng i-invite nyo ay maaayos kasi napakawawa ang performer. Ang mga contestant, kung ang mananalo ay hindi karapat-dapat. Dahil minsan, ang judge, mga bungol. I know by experience, marami ka nang nasalina na singing contest, tapos sasali pa si Jansi. Oh. Diba? Na ano ang nararamdaman mo, na feeling mo sa lahat ng nakalaban mo, ay ikaw yung may edge. And you asked around, eh parang feeling mo dapat nabigyan ka ng chance na at least one, second, or third. Pero nalaglag ka, o wala ka talaga, hindi ka napasok. Paano mo hinahandle yun? Of course, hindi ko naman sasasabay na hindi ako na okay lang ako. I'm not okay, yeah. Of course. Kasi nag-effort ka talaga. And then, alam, like, I'm not saying na magaling ako, whatever. Pero alam ko naman yung worth ko, kuya. Kung sino yung nakakalabang ko, bakit andun yun, tapos ikaw nag-fail ka. Pero dinalagay ko sa isip ko na lang na judges, sometimes, hindi mo ma-ano sila. There would be always favoritism. Or may judges talagang bungol. Na alam mo talagang hindi niya alam mag-judge, promise. Hindi ko yung mga nagpapakontes. Hindi sila, gusto na lang sila kukuha ng judge, ng ano. Na ultimo, pakantahin mo yung judge. Ang ganda pa ng term niya. Sabi niya, may favoritism. Ayaw niya ng salitang bungol. Diretso ko na nga siya sa mga bungol na yung mga nangyayari. Puro bungol. In a way, kasi sometimes, ang napansin ko, I'll be straightforward to say this. Pero nakamute. Quiz Zapper, meron hindi bungol pero nakamute. Bato-bato sa langit, tama ay magalit. Let's face this issue. Marami akong naiikutan, pero hindi ako nagpaparamdam na mga nagpapasinging contest. Nadi-disappoint ako. I wanted to support. And sometimes they are inviting me to be part. Pero nung nakita ko yung lineup from the hosts to the judges, sabi ko ayoko. You know why? Kasi alam ko yung mga galaw na mga kinuha mo eh. Kasi isasama mo ako dyan, makikipag-away ako, maniwala ka sa akin pag sumablay. Kasi yung iba, ang hanap lang, nagpa-contest para marami siyang tao sa chat, nagmangkandahuli, duling-duling, pati yung mga outsider, nagpa-banner, for the sake of the viewers. Pero the real essence of the program, which is singing contest, you're looking for the best of the best. Asan? Bakit ito ang nanalo? Bakit ito ang host? Ang bungol-bungol. Kasi invite mo ako doon? Hello? Try to be professional. I've done singing contest bago po nauso ang singing contest sa mga
mga community. Nagawa ko na po yan, best of the best sa Walwalan. Sinakay Kids ang kasama ko noon. Dumadaan sa butas ng karayom bawat contestant. I am the host. So we should have that discipline na mabigyan ng pagkakataon ang mga performers, ang mga singers na talaga mag-justify yung pag-judge sa boses nila. Hindi yun for the sake na tayo na nagkaroon lang ng maraming viewers for this day, today's video dahil nga nga kinabukasan, nagsasuffer ngayon yung mga contestant. Okay. Meron so, ka kuya. Tapos, addition. Addition. Sige, ikaw, manggaling sa'yo. Ang palipad. Marapin nga ng palipad. Uso sa YT contest. Yun yung na-observe ko. Ano daw, ano daw? Yung na bumula ko doon ah. Oh, today's video bumula ko. Dahil, ay nagpapalipad. Dahil siyempre, di taon nila yon to support magpapalipad. Para ano yun, kasama ba sa point system yun? The more na maraming super chatter, may chances na dagdag sa scores. Depende yun sa ano, sa trip nyo. Sa element ng program ng judging ano nyo. Kaya minsan, pag ako ini-invite na, tatay, silip ka dito kasi sasali ako. Manood, support mo naman ako. Hindi ako nanonood, naiirita ako eh. Pagpasok ko palang bungol na yung host. Pagpasok ko palang loading na yung host. Pag-stay ko sa chat box, may nag-aaway, may nagmumura. Mga sira ulo kayo, ang mga bobo kayo. Ito ba ang singing contest? Puro kayo bungol. O, di ba? Ate Daisy, shoutout sa inyo dyan. Okay. Mahirap din pala pag ang talent mo singing. Marami kang kalaban na magagaling. Buti naging talent ko ay ang magmahal. Whew! For today's video, bungol. Guys, have that decency. If you're planning to do a program, that's why I'm setting this standard sa Walwalan. Para kayo, kung gagawa kayo ng event, be sure, mag-enjoy ang tao at lahat ay mabigyan ng kasiyahan, especially if it's a contest. Everybody should be responsible. Eh, minsan nakakalungkot pa. Malaman-laman ko. Hindi pa naibigay yung prize. Oh my God! Sana kinausap nyo na lang si John Strong at saka si Bagsak na quiz, baka pwede ka mag-sponsor ha sa aming sing contest. Kasi nabudol kami nung nag-sponsor, hindi binigay ang prize. Have you experienced na sumali ka sa isang contest na kahit naman lang yun na panalunan mo ay hindi na ibigay sa'yo? Yung last na yun, kuya, nakawento ko sa'yo. Wait. Huwag kang mag-mention ng any names. Okay. So, may nangyari na. Yeah. Okay. Oh, sige. Yun ang lesson for today's video. Kapag kayo po ay magpapa-event, eh dapat po, lahat po ng alam nyo na magagaling, mag-start yan sa host. Pangalawa, kailangan pag sinabi na ganito ang prize, eh solid yung sponsor nyo. Kunin nyo na ahead of time. Kasi baka maya-maya, nangako yan ng 100,000 galing kay John Strong. Tapos, natapos na yung contest, hindi pa sinisend ngayon, ikaw ngayon na masisisi. Eh kasi, hindi naman binigay yung ano eh. Aabunuhan nyo yun for the sake of your name. Kaysa matawag kayong budol, maniwala kayo sa akin. Kaya pag kinuha ko si JS, si Bagsart, na maging sponsor, ay, mga anak, bukas na yung contest ha. Hindi ko yung talaga itutuloy hanggat hindi mo sinisend sa akin yung pera. Kasi alam ko maalangan ako eh. Pangalan ko ang nakataya dyan. Kahit banggitin natin na ikaw ang sponsor doon. Eh paano magturuan na kayo? Nasaan na yung pera? Kawawa yung mga bata. Meron ako dating na-encounter niyan. 2 years. Di binigay yung price ng 1.5 giatay. Kaya si John Song sisingilin ko. Singilin nyo yung dalawang yan. Oo, kasi hindi budol yan. Okay. Mama Jenna. Boss, say jump, say hi, how hi, say jump. No, brave. Kaya nalulungkot ako pag I was asked to support, even by just watching, ang isang singing contest. Tapos nakikita ko ang sumasali, malulupit. Sabi ko, uy, exciting to, kasi pukpukan eh. Tapos pagdating doon, magulat-gulat ako, naka-inlip ako, sinanalo si ganito, ha? Saan kinuha ng kamay ng Diyos at nanalo yun?
nung makita ko yung program at saka mga lineup ng production, now you're talking. That's why. I do not condemn if that's your trip. Pero have all the decency to do it right. Kasi sa inyo din po magre-reflect yan. Maniwala kayo sa akin. And now, if you're going to ask me to take part of that, just go have all the decency din, ha? Nasana naman nasa ayos. Kasi ako, supportive po ako. Pero pa nakikita kong bungol. Mga bungol kayo. Tanan nyo ako for today's video. Anyway. Paano dumating ang sitwasyon na ang nakalaban mo sa isang contest ay kakilala mo at BFF mo? Tapos, sa tingin mo, hindi ikaw ang nanalo na dapat sa pakaramdam mo nanalo. Nangyari na ba yan? Na parang may nakalaban kang kaibigan mo, pero alam mo na sa sarili mo, eh magaling, pero siya ang nanalo? Hindi ko naman sila ka-close, kuya. At na-ano ko na yung encounter ko na yung, alam ko naman yung worth ko, na there's something ano sa kanya, pero siya pa rin. But I had to accept it. Accept mo na lang yun, kasi yun nga, parang sa laban lang yun. Win or lose, yes. Accept it. At today, si Sarat po dyan, ha? Continue sa buhay. Kung gusto mo sumali, sali ka pa rin. Kaya nga sumali ako, kuya. Kung hindi ka matibay, hindi mo matibay yung loob mo, hindi ka ready to accept failure, eh wala. Walang mayayari sa iyo. Yes, exactly. So, maraming beses na kita. Ah, kanta pala yun. Maraming beses ko na, wala pa sa prime time si Ate Eds Delante. And I'm aware how powerful and ang kanyang boses ay talagang pangmalakasan. Even si Jansi, kahit wala pa sa walwalan at wala pa sa from the first, yung kanyang community, ay nakikita ko na malulupit yung mga batang yan. And pag nakakasalubong sila ko sila sa mga singing contest, minsan di ako nagpaparamdam eh. Natutuwa ako kapag nasishare nila yung talent nila. Pero after ng mga LS at ng contest, ako'y nalulungkot. Kasi parang, how the hell natatalo ang mga batang ito? Okay. And I'm not saying na kinakampihan ko sila dahil kilala ko sila sa prime time. I was saying, hindi ko pa sila kilala or wala pa sila sa prime time. Naririnig ko na sila at natatempohan ko silang sumasali. And majority ng mga kasumasali doon, mga kakilala ko. Oo. So, parang hindi ko ma-imagine saan nanggaling ang score. Paano lumabas at ito ang nanalo? Diba? Kaya pansin nyo, pag mga singing contest, as much as I wanted to support at maging guests, even a judge, hindi po ako naakit kasi alam ko magulo yun. Magulo. Ang chat box, ang dami nag-rant. Kasi yung mga nila, yung mga support group din nila, mag-rant kasi iniisip nila na ba't ninanalo yung alaga namin. Lalo na ang iba dyan wala sa YouTube. Nagmumura. Maniwala kayo sa akin. Yung mga kabit-bahay ni Ate Eds, pinapunta niya sumupot. Siyempre, nag-yaw-yaw yung, bakit natalo? Sasabi ni Ate Eds, kalan, bakit ganon? Okay. So, natutuwa ako sa ating sa isang Eds Delante na kahit marami na siya naging failure pagdating sa contest. Hindi failure in the sense na sumablay siya, na hindi siya nanalo. Pero nandiyan pa rin siya na sumusubok kasi ang importante sa kanya, that's another exposure. Kasi pag, uy, magaling yan, ganyan, sumali yan dito, sumali yan sa ganon. Kahit hindi siya nanalo, pero people can hear. Pero dapat parang feeling ko para sa akin siya yung parang nasala nanalo. Kasi people can judge. Kahit hindi sila judge, alam nila kung sino talaga. Okay. Hindi mo na kailangan i-memorize na kailangan pa mag-line up ng mga judges. Pero yung mga judges has that responsibility to arrive at one winner. Pero kung kayo po ay di karapat dapat, kayo na lang po mahiya, huwag kayo mag-judge, no? Kapag kinuha kayo, utang na loob. Mama Jenna, dahil dyan, I love you. Okay. As we proceed. Medyo tricky to. Ate Annette and Chris Ichi, sa palagay mo, sa prime timers, dito lang tayo sa family ng prime timers, kaninong boses ka na sa challenge?
Of course, kaya no, kay Jency, naiiba kasi boses niya. The uniqueness. Oh. Sabi ko, isama si Jency. Kasi Rob, joke lang, ropor kasi yan. Oo, wag isali, no? Natalo ka man sa contest, winner ka naman sa madlang people. Yes, that's true. Oo, kasi people can hear. And hindi mo na kailangan maging master ng music para sabihin na bungol yung nanalo. Diba? Yeah. Okay. Now, there instances na nag-doubt ka sa sarili mo kasi lahat ng tao sa paligid mo ay nagda-doubt din sa'yo? Hindi naman, kuya. Meron lang ano, parang pumapasok na negative sa sarili ko. But... Ano ang nagtitrigger? Dahil sinasabi nila na hindi ka magaling, ropor ka, bungol ka, ano ba? Wala naman. Ngayon naman sila sarili nila. Sabi nila sa akin, ano? Bungol ka. Oo. Wala naman kuyang nagsasabing ganyan. Hmm. Ang ano ko lang is, wag lang akong dead bahit. Parang gano'n. Eh, gano'n eh. Yung may mga... What do you mean dead bahit? Dead may mga friendship tayong sobaiti na... Hindi ko alam kung bitter sila sa akin. O hindi lang nila ako pinapansin. Wait. Ha? Erase natin yun. What you're trying to say is hindi natin napi-please lahat ng tao. So may mga iba talaga na hindi ka papansinin dahil alam nilang magaling ka at the same time parang mas gusto nila sila yung umeksena or gusto nilang sila yung... Yun yung nararapin. Okay. Diyan ako na minsan nai-stress eh. Hayaan nyo yung tao ang magbigay sa inyo ng papuri na kayo ay magaling. Huwag nyo bubuhatin yung mga sarili nyo. Kasi parang nakaka-unbecoming for someone na dahil alam mo mas magaling sa'yo, eh parang nai-insecure ka. Yan ang nakakamatay eh. Maniwala kayo sa akin. Ate, ate Annette? Na dapat maging proud ka and make friends with these people kasi itong mga taong to ay ma-inspire ka kasi magagaling sila. And you can even ask them kung paano ang kayo mag-improve, kung pwede kanyang ano, pwede kanya ma-inspire. Okay. Always remember, negative is always coming from Satan. OMG, ang dalim nun, may pasungay. Ayaw, ha? Agoy, Chris Bagsat, ang puso. Bagsat, parang sinabi mo negative is coming from you. Visit kayo yung dalawa dyan, hindi ako pwedeng tumawa. Photo nice video. Ate Marilyn Reyes, ikaw ba yan from Ate Annette? Okay, ate, ka short break. Tumawa kasi ako, kumirotan ako. Yeah. And just take my painkiller. Pa-shoutout muna. Thank you po. Pa-break muna. Yes. Once again, shoutout to Sis Annette and Ichimaru Vlogs, Australia. How are you, Sisi? Namiss ko na si Sis Annette. The beautiful. Ang lovebirds na si Annette and Ichimaru. Thank you so much for coming. And Sis Jency, ayan, I love you, Sisi. See you. Sa mga sisters ko dyan. Yes, this is Napsi. Thank you naman dyan sa inyo, mga lalapsa. Thank you for your support dito. And of course, I did enjoy yung pagbabangayan ni Vugs at saka ni John Strong. Ayan, sana all. Randy, my partner, thank you so much for staying, Randy. Thank you. Thank you so much for your support. Maraming salamat po. And shout out to Mama Gina Vlogs. Andiyan pa ba si Edscalan? Thank you so much, Edscalan. Thank you. And Ayan Gustilio, Daisy, a while ago, maraming salamat. Si Wisdom Bay, si Bro Wisdom Bay, a while ago, thank you so much for dropping by, Wisdom Bay. Wandering Soul, of course. And sino pa ba? Sino, anong Felix mo? Kaya, tama yan, Ty Dapper. Hayaan mo sila ang magsabi, kaya ako hinayaan ko lang sila. Kaya ako, heist, ayoko na lang magsalita. Oh. Hey, if you got nothing nice to say, so keep your mouth shut na lang. Parang ganun. Oo, kaysa naman magsalita ka, no? Baka makasakit ka pa or mapatulan mo pa. So, ikaw na lang yung una, if you have made sense. Ikaw na lang yung unang ano, tumahimik na lang para wala nang awayan. Para gano'n. Sis Jubel and Lipo Aquino, may gano'ng shout out po sa inyo lahat. Thank you. Thank you so much. Thank you.
And Randy, thank you so much, Randy. Thank you, thank you. Sino pa ba yung shoutout natin dito? Okay, wala na, wala na. May mga tanong kayo, guys? Oo, tanong-tanong lang kayo. Yes, guys, habang nagbe-break ako, I'm gonna allow your questions now. Yun, sana matinong question, ha? Huwag yung galing kay Satan. Maraming salamat. Yeah, yung matinong lang yung question. Yung madali lang. Huwag tricky. Huwag tricky. Sis Annette, how are you, Sis Annette? Hindi ko na nakikita si Sis Annette. How are you, Sis Annette? Na-miss ko na to eh. Kababayan ko si Sis Annette dito sa Visaya, sa Leyte. Sisi Yu, layot ka na ba, Sisi Yu? How are you? Kauwi mo lang. Reyes Nam, may galang shout out Reyes Nam. Kanina pa si Reyes Nam. Thank you po. Yung mga kanina pa nakatambay, nakabidji. Thank you so much. Thank you sa pakikinig dito sa aming one-on-one ni Koiz Dab. Ayan, thank you. Ayan, nakapin po si, ano, si Reyes Farm. Ayan, nagbaba siya ng bahay niya. Ayan, pwede rin kayo magbaba dyan, guys. If you had a camp upcoming, magbaba kayo dyan. Ate Ed, sino ang paborito mong Philippine diva? Of course naman, may one and only si Regine Velasquez talaga. Siya talaga. Siya yung namulatan ko. Although, hindi ko naman siya ka-range. Pero, whenever, I have, ano, may mga CD pa before, ha, CD. Meron ako nung mga compilation niya. Galing na galing ako sa kanya. Kahit anong kantahin niya, mabirit man, mga classic. Yung mamami kinakanta mo, especially pag may mga concert siya. Yan, gusto-gusto ko. All around siya. Diba? Yun! Okay lang naman. Ay, thank you. Thank you. Okay ka lang, sis. Very inspired ka ngayon. Next question, Ate Ez, bakit mahirap magpakatotoo sa taong pinaplastic ka? Siyempre naman, alam mo, pinaplastic ka. How can you be true with that person when you know na pinaplastic ka? Tama ba? Yes, totoo yun. How could you be so nice with that person when you feel and when you know that behind your back, ayan, may sinasabi siyang masama sa'yo. At alam mo talaga nakikita mo, he's not really true to you. So how can you be so true to him or her? Yun yun. Gets mo? Busy-busy ha, this is Annette. Oo, parang sinasabi niya, Tess, plastikin mo din. Sa iba naman kuya, hindi ko siya gusto talaga o nafe-feel ko talagang hindi niya ako wini-welcome, hindi niya ako feel. Nagdi-distance ako. Parang ikaw lang din. I keep distance. That's good. Go ahead, ha, guys, habang nakabreak ako kasi I'm not feeling well. Just throw your questions, ha. Huwag lang galing kay Satan. Nakatako. No brain. I know, no brave. Brain. You miss me. Oh, in a jiffy, I'll be back. I'm just taking medicine. Thank you. Ati Ed, passion mo ba talaga ang pag-aawit or hat? No, it's God-given talent. Yun yun. It's a talent. Diyos ko, kung i-open up ko yung buhay ko dito, baka umiyak kayo. But I just like to be in the safe zone. Yes. Yung pagkanta ko, is a God-given talent na until now, nini-nurture ko pa rin. Sinishare ko din po yun. Yun. Kasi maliit pa lang ako, alam ko naman na, no, I love music. But hindi lang siya nabigyan ng ano, yung panahon namin, 80s, 90s, ganyan na ano. Wala namang mga ganyan masyadong. Although may contest, I was not just given the opportunity or support. Pero since then, nung na-discover or nalaman ng parents ko na, oh, may somebody tell them na, oh, kumakanta yung anak mo. Maganda yung boses. Bilan mo ng karaoke. Alam niyo na ba yun? Experience yung karaoke before. Yung panahon namin ni Kuya Dapper. Yung karaoke na nasa isang box tapos may microphone. My father, binilan ako ng tate ko ng ganyan. Regalo niya sa akin. So, doon ako nag-start ng mag-practice. Yun yung ano, na-inspire ako din. Of course, yung support ng parents ko all the way. Hanggang ngayon. Almost wala na yung papa ko. Yung mama ko na lang. Then yung singing ko talaga is naging bread and butter ko siya talaga.
Okay. Thank you. Okay, okay, I'm back. Pagkain. Ano ang paborito mong pagkain? Lechon, crispilicious, juice delicious. I love music, pero si music di ako love. Ate Annette, huwag ka. Maganda ang tuntunog mo. Narinig na kita. And if you're going to develop that, actually, to be honest, guys, I am aware na hindi po ako singer, pero kaya ko mag-hit ng tono. Pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi ako ang taong napakatalas ng tenga. And I can do creative. Kaya ko i-level up ang pagkanta nyo in my own way and artistry. If you're going to ask me naman about my background in music, baka mapasana all kayo. And I cannot do this on walwalan pag wala po yun. Kasi siyempre, ano ituturo ko sa mga to? Ang lulupit nito kumanta. Tama ako? Okay. Ate D, adventure! Shout out sa dyan. Okay, pagkain. Napunta sa pagkain. Nagugutom tayo kasi lunch na. Okay. Before I proceed to my past talk, maraming salamat sa mga input nyo dyan, ha? Ako ay unahin ko na ito. Sana all my voice. I just have a good speaking voice. Monsters, wow. Hanap lang ako ng pwesto, ha? Kasi kumikirot. Alright. Okay. And this is Ate D Adventures, a friend of mine na dumalaw, guys. You can check his her channel. He's the upper parang DJ ang voice mo. Kaya nga sa speaking voice na lang ako tsaka pagiging cute bumawi. Huh? Ate Switch Head. Shout out. I remember when I was about 6 years old doing the kanina. Kakain na kami. Gusto ko i-andar ang karaoke. Tapos habang kumakain ako, bit-bit ko lang ang mic. Di man ako kumakanta. Okay? You were just trying to pretend to project na ikaw maging singer. Idol, please dapat. Ate D, shout out to you. Thank you, ha. Nadalaw mo lang. Mr. Miss kita. Oo, kasi kakulitan ko din to. Ate D, welcome here. Say hi sa co-host mo, Kiss Dapper. Hi from Ate Ads Delante. Si Ate D Adventures, napakakwelo ng kwela ng tao yan. Try to visit her sometimes, okay? And make friends, guys, kasi pinapakilala ko sa inyo. And Ate D, dikitan mo si John Strong at saka si Bagshot. Napaka-gentleman ng mga yan. Ate D, speak to. Ate Switched, shout out. Okay. Working with me in our production sa Walwalan, give me 5 characteristic ng isang gurang na layot as we proceed to our fast talk kung ano ang nagustuhan mo sa isang Dapper PH. Okay. Walang explanation, just 5. Perfectionist? I'm sorry? Professionalism. Professional. Okay, and then second? Strict? Strict. Third. Perfectionist. Perfectionist. Nagkakaroon ng ano eh. Latency yung mic mo. Okay, fourth. Nintay ko sabi mo, cute ako. Joke lang. Para hindi ka mahirapan. Confidence. Yeah, yeah. Okay. Last. Yung determination mo, kuya. Determination to continue the legacy and to be an inspiration with everyone. Is that what you're trying to construe? Yeah. Okay. Thank you for that. And now we proceed, whether true or not, I guess, proven and tested for quite some time. Nagkasama na rin kami ng isang Ate Eds Delante known every now and then sa Walwalan 2.0 sa aming production. And with that, naramdaman niya kung gaano ako kakulit, gaano ang aking kabaliwan. Pero on a serious note, kapag kami po ay nagre-rehearsal, those are the qualities na nakikita niya sa other side pag ako po ay seryoso. Okay. So we have to balance on how to be comic sometimes. And at the same time, you can be professional in a way that you are, if you are going to be a mentor of this kind of people who are good singers. Kasi you can never be a mentor with anyone, even with Shirley the Mentor, as the name suggests for itself. Kung wala ka maituturo dun. Kasi may mga doubt yan eh.
Tapos sabi niya, ano naman ituturo ng gurang na to sa akin, hindi naman ito kumakanta. See? And these people could attest that there's a lot of things that they still kind of going to learn. Dahil alam nila na yung boses nila, ay, yung confidence level nun, ay andun lang sila sa patuod version. Nile-level up namin yun. Boss has a side standards, so you better step up. Indeed, that is what I'm trying to say. Yubas, because Yubas TV. Jobel, you've been serving, we've been serving you for a long, 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 from Ate D. Okay? Guys, dikitan kayo ha. 21. We're proceeding now to our fast talk. Are you ready, Ate? I'm going to mention randomly any person, any channel name, and you have to give one word description in the nick of time. Pag hindi mo na ibigay yun within 5 seconds, susunod tayo sa aking next name na babanggitin. Okay? Turuan mo sila maging impersonator. Siguro mo pa akong impersonator. But today is with Jack. Impersonate mo si My Precious. Okay, ready? Ate Eds? Ready. Kapabad ako. Okay. 5 seconds. Within 5 seconds on my countdown, hindi ka makapagsagot. We'll proceed to the next name. No buts yet. Therefore, nevertheless, walang yaw-yaw. Only one description. Hindi pwedeng ulitin at hindi pwedeng synonymous. Understood? Understood. Alright. Ready, guys? Here's the fun of it. Ready, set, go. Quiz Mark Lester. 1, 2, 3. I'm sorry? Best friend. Ah, best friend. Okay. Kasi pa nakasagot ka, pwede kong ulitin ka pag hindi ko narinig. Pero after 5 seconds, hindi na pwede. Ready? Dire-diretso na ako ha. Kasi pata bubungol ako para na kinakain nyo ngayon yung signal mo. Best friend. Okay. May echo mo? Oh, wala, hindi man tayo kakanta po sa disyo. Hi. Wala tayo pa echo. Ganun parang kayo, wala naman ako echo dito. Okay, ready? Diyan si Tamales Official. 1, 2, 3, 4. Sweet. You and I. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Ano daw? Beautiful. Beautiful. Pag beautiful, bungol ako pag mga beautiful. Oo, lami on. Okay, next. Me Art Official. 1, 2, 3, 4, 5. Ne. Ah, hindi ka umabot. Bing, bing, bing. Wala. Umabot ako, kuya. Delayed sa'yo. Ay, ako. Delayed ka. LS ko to. Ako may decision. Oo. Hanggang din ba dito? Magbubudulan tayo. Okay. Ready. Next. Napsi Vibe. 1, 2, 3, 4. Astig. Hmm, that's interesting. No, astig. Nakikipagbunong braso pala si Ate Napsi. Astig. Ah, that's why. This is why the astig and Iraqista way of being astig. This is exciting. Ready? Randy Foster. 1, 2, 3, 4, 5. Partner. Ano? Teka nga ba na nakukulog? Ano daw? Partner. Partner in crime. Oh my J. Partner lang. Wala ka na ba magandang description kundi partners in crime si Bro Randy? Ano, is he not good? Okay. Okay. Yup. Di rin siya nakarelate kaya yup. Okay, here we go. Jobal de Pustas. 1, 2, 3, 4, 5. Unique. Arlene Pama Vlog. 1, 2, 3, 4, 5. I'm sorry? Red lips. Red. Red lips. Hyphenated. One word. Red. Red. Pula. Parang mali yung sagot mo doon. Sorry. Okay. Ready? No Brave, No World. 1, 2, 3. Yellow.
Wow! Oh, No Brave! You're generous. Thank you for being one. Palakpakan natin No Brave, No World, HK. Ready? Ding, ding, ding! Aha. Para nakakatawa. Hindi ako makatawa kasi ang likod ko nasakit ata eh. Edskalan. 1, 2, 3, 4, 5. Pass. Surly the mentor. 1, 2, 3, 4, 5. Ano sinabi mo? Mentor. Wala na ba ibang description kay Sir Lee kundi the mentor? Channel name niya yun. Sorry. Oh my God. Okay. Focus, focus. Let's go out. Let's go out. Let's go out dun sa comfort zone. Okay. Ready? Go. Z duplicate. 1, 2, 3, 4, 5. Walang maisip. Walang ma... Pa, Steve Music Zone. Andres. 1, 2, 3. Pogi. Pogi. Oh, nagamit mo na ang pogi. Bawal na gamitin. Ian Gustillo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hindi ka umabot. Sorry. Baliktad. 1, 2, 3, 4, 5. Funny. 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 You're a comic guy. Gusto baliktad. Good for you. Ready? Kambal Francis BH. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Kuyang Master Seppi. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Jobel Dapustas. 1, 2, 3. Ah, tapos na. Sorry. Ah, Purlab. 1, 2, 3, 4, 5. Ano daw? Love. Si Purlab, kasi supporter. Oo, oh, I love you kasi ang supporter eh. Lagi sa live. Ay, sana all Purlab. Sorry, Chris J. Mas. Sorry ka. Mas magaling si Purlab. Oo, wala ka. Anong sinabi mo kay J duplicate kanina na description? Na mental block ako, kuya. Oh, wala ka nga, sabi ko sa iyo eh. Si Poor Love pa rin ang the best. Oh, huwag kang ano dyan, ha? Okay. Hindi, pero I love you all nga. Uy, I love you all, ha? Uy, huwag ka mag-explain. There's nothing, there's no, di ba sinasabi ko, be mature enough. At huwag kayo maging sensitive, ha? Good vibes tayo dito. Oo, oh, oh. Okay. Ed's break na tayo ngayon. Ah, ang sweet ni Chris J. O, di ba? Okay. Ready? Go! Kenneth Katambayos, Batang Dapper. 1, 2, 3, 4. Chubby. Ano daw? Chubby. Chubby? Walang leeg? Kentoy, mag-diet ka. Wala ka daw leeg. Atay na yan. May sinasabi ko eh. Wala nang leeg yung anak ko, kawawa naman. Love na love ko pa naman yun. Na, masyado ko napakain, napamukbang. Tentoy, mag-replay ka. Dali, wala ka daw leeg. Bawasan mo yung tawa mo, kuya. Wait, wait lang ha. Oh. Kumirot uli. Kumirot. Oh my God. Ate Lita, hello po. Jed of Lipkit. Oh, good looking. Coming from Ate Lita. Umarte ka dyan, please, Jed. Okay. Ready? Go. Emsky. 1, 2, 3, 4, 5. Humabol. Okay. Funny. Okay, funny. Tita Mel. 1, 2, 3, 4. Beautiful. Teka lang ha, parang wrong choice of word na gamit mo na yun. Tapos wala ka maisip. Beautiful talaga. Beauty queen ba si Tita Mel? Why everybody has their own beauty? Magbuot ka sa kuya. Huwag ka magbirisaya. LS ko to, ako masusunod. Ha? Kuya, yun yung akin, ha?
Talaga. Tita Mel, beautiful ka daw. Congratulations. Ayan ha, pang good vibes yan ha. Sorry, Coach Jack. Si Purla bang nanalo for today's video. No. Okay, lalabas tayo lalo. Ready? Aray Garcia. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tita mo, ginamit mo yung beautiful ngayon, hindi mo na magamit ngayon kasi mas bagay kay RA yon. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pretty. Ha? Bawal ang synonymous yung pretty at saka beautiful. Magkapatid yun. Oh, gamitin sa tamang tao. Everybody's just beautiful. I'm not saying they're not. Pero syempre, di ba, pag sinabi mong RA, yun ang unang papasok sa iyo, sa isip mo. Pag sinabing Tita Mel, ang unang papasok sa isip ko dyan, supportive. Kasi sweet, sabi ko na yung sweet. Kasi iba yung aura ni RA talaga. Ang ganda niya. Tsaka ano siya, accommodating siya. Yun sana. Oh, yes, of course. Given yan. Tonto at Jeff Duplicate. Emski is funny. Yes. Okay. Ready? Last five. Hindi ka kumadire-diretso. Ang likod ko talaga. Kumakalimbang. Go! JK! 1, 2, 3, 4, 5. Ano daw? Napilitan ang sam. Ano sinabi mo? Hindi ko narinig. Handsome. Handsome? Bakit? Totoo namang handsome si Chris. Ano, ba't napilitan ka? Wala lang. Gwapo yung si Chris JK, ha? Grabe. Oh, pero nagre-replay yun. Nagre-replay yun. Kaya huli ka, huli ka. Pag dyan strong, sabi mo Ate Edge, kalbo. James, kalog-kalog. Atay ka. Yun na, baka mamaya, call a friend. Oh, tawagin si JK. Okay. Oh my God. Teka lang ha, bumibelo ako at medyo may kirot eh. Ay, nako. Teka lang ha. Ready? Just Marisol. 1, 2, 3, 4. Elonga, Elonga, Elonga. Elonga, okay. Nabanggit ako si Ate Napsi. Tapos na. Ba't lang tawa siya? Anong sinabi mong term kay Ate Napsi? Maangas, astig. No? Oh, astig. Yes. Ah, tama. Siya ngayon. Kala ko kasi hindi. Ano, astig, maangas in a good way, ha? Oo naman. Diba yung mata pa lang niya, eh? Diba? Takot ako dito sa foot massager ko, baka makuryente ako. Baka may makuryente lang ko yun. Ah, okay. Tapos na ba si Ian? Well, hindi ako makapag-focus. Okay, ready? Pango, Michelle. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pango. Sabi ko nga sa inyo, pango eh. Oh, iyan. Narinig mo yan, ha? Wala si Ate Pango. Wala ko tumawa kung visit kayo. Ate Michelle, pango, labas. Mayang kuya, likod mo. Oo, kasi pag natawa ako, nakirot siya. Ang hirap gumalaw tuloy. Sorry, sorry sa pango. Hindi, endearment namin yun. Hindi na iyan. Tsaka kay Ate Shelo. Tsaka siya, gusto niya tinatawag siyang pango. Naku, ang cute kasi pagkapango niya. Alam yun? Parang ano. Pero yung kapatid yun. Oo, puro mukha, tas dalawang dot lang yung ilong niya. Kaya pango. Grabe. Na-heart mo mo ko yun. Uy, baby ko yun, baby kuya, baby ate ko yun, kaya ganun kami magkulitan. At saka si Shelo, buburautin mo, tatawanan ka lang nun, Diyos ko, hindi ata marumalik, yari kapag bumuwelta.
Ganun kalupit yun. Yung napaka-good vibes na tao, hindi mo makitaan na mapipikon. Pero humanda ka pag bumuelta siya. Ganun lang ang labanan dun. Okay. So these are the people na binigyan natin ng chance na mabanggit mo. And these are the descriptions. Out of that, mga lima yung mga wrong connotation and description mo for them. At ang lima doon ay nahuli. Kaya hindi ka nakapagbigay ng description. Or eto yung mga tao na gusto mong parang kahit gusto mong bigyan ng magandang word na para i-proper describe sila, in the nick of time, hindi mo magawa. Kasi kung ano lang talaga may iisip mo. That is the purpose of a fast talk. Para hindi kayo mabigyan ng chance. So ano lang masabi nyo dyan? Pagdating kay Ate Mi Art, baliw. O gano'n. Diba? J-duplicate bungol. Ate Lita, shoutout sa inyo dyan. Rekulit mo yun eh. Yung masama sa ano ko bunga nga minsan na lumalabas talaga. Parang ano lang. It's okay. Oh, it's okay naman. Pwede mo tayo mag-disclaimer in a good way na pwede natin explain yun. Oh. Kasi ang iba ang babaw kasi napaka-sensitive nyo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo lagi araw-araw. Oo. Na parang konting kibot na napaka... Oh, Diyos mio. Huwag kayo bakit hindi nyo gayahin si Jay Duplicate tsaka si Poor Love? Bukod sa sobrang gaang, supportive, napaka-happy, makulit. Inag-enjoy lang sila. Dapat ganun. Oh, kung pango kayo, wala lang tayong magagawa doon. Hindi eh, pagpaayos tayo ng ilong kung gusto nyo ipaayos. Oh. Diba? Kaysa mag-inarte kayo, Diyos ka, pango ka na nag-inarte ka pa. Matay na yun. Oh. Bawi ka doon, Chris. Babawian ka doon. Alab ako noon. Ganun kami magkulitan. Anyway, of all the people na naikutan mo sa ating community, parang you could say na lahat ba yan naging kaibigan mo? Or may mga instances ba na parang few of them are parang hindi mo nakasundo? May nangyari na pang ganyan, Ate Eds? Hindi naman saan hindi nakasundo. Parang ano lang. Naging civil na lang. Parang gano'n. Hindi naman sa nagka-anuan kami, but civil lang po yan. Kaya nga, hindi mo nakasundo, so para hindi kayo mag-away, maging civil na lang. O hindi kayo, hindi nag-away. Parang hindi kayo nag-click, parang ganon. Parang ganun, hindi nag-click. Kuya. Yes. I keep distance, di yung sabi ko. Pag hindi mo naman siya feel, or nafe-feel mo hindi kanya feel, mag-distance na lang ako. Ganun ako. Oo, parang quiet na lang. So, respect each other's privacy yun, para yun. Hindi na magkakaroon. Kasi okay, you have nothing nice to say to that person. Better but, shut up or leave. Yes. Oh, parang ganun. Yes. Totoo yan. Oh, napaka-grounded at saka napaka-simpleng babae. Bilang isang ina, ang isang Ate Eds Delante. Halimaw ang boses, nagbibigay saya. May mga impression tayo minsan na talagang may pagkasuplada. Pero kung bibigyan natin ng pagkakataon, makikita mo na napakapagmamapagmahala ang isang Ate Eds Delante na willing ibigay ang kanyang talent, siya ang kanyang boses, at makipagkaibigan sa lahat. Not knowing na based sa pag-iikot ko, ay marami talagang umahanga sa isang Eds Delante. Sa lahat ng mga episodes, pag nagbabangit, who are the people na magagaling sa community? Isa yan si Ate Eds Delante, ang laging napapasama. So, pero itong isang Eds Delante na never ko naramdaman na nag-proclaim o nag-self na binuhat ang sarili, na isa ako sa magagaling. Yun yung isa sa mga hinahanga ako sa kanya. Ate Estrella, shoutout po. At sa mga bagong pasok, maraming salamat. Yun ang hinahangaan ko, ang pagiging simple niya, ang pagiging tahimik niya. I don't know if there's another story behind the smiles and the quietness, the calmness ang isang insilante. Kasi pag nakikita ko si Ate Ed, especially during ako ay nagbibigay instruction at nagkakaroon ng rehearsal, tahimik siya, nakikinig. At minsan sinusurpresa niya ako kasi akala ko hindi niya nagigets ang instruction. Pero pag pinaperform niya na, lumalabas na ang pagiging isang Eds Delante, eh may another version of her, a better one, na lagi nagbibigay ng inspirasyon para sa ating lahat. Guys, palakpakan natin Ate Eds Delante.
Yan din ang notice ko sa kanya. Yes, si Ate Edz pag nakasama nyo, especially sa rehearsal namin, tahimik lang yan, mag-hi muna siya. Hi sa inyo, and then tahimik na siya. And then mag-i-wait siya sa instruction. Pag binigay ko na instruction, at mag-meet yan, aaralin niya. Pag may mga tanong siya, hindi siya nahiyang tanong, itanong. Tapos kapag sabi niya sa akin, oh sige kuya, nagets ko na. Okay, ako nang bahala. Sasabihin ko naman sa kanya, Ate, ipinid kung paano gagawin yan. Huwag kang mahiyang magtanong. At ako iaalalayan kita. And pag naibigay ko na sa kanya, dapat niyang gawin. Pag nagpe-perform na kami, lagi niya akong ginugulat. Hindi ko nakikita yung is Edz Delante sa rehearsal. Another version of her, na kahit kayo would attest to that, ay napapawaw at napapalakpak sa galing na ating Ate Edz Delante. Okay. Ang pasaway po talaga sa amin, ang pasaway po talaga sa amin, ako at dyan si magtukayang Rofor. Oo, magtukayo nga yan sa Bali One. Pag nasa rehearsal kami, si Ate Edz, yun siya yung tipong tahimik lang, sabi ni Ate Napsi, Daddy, mauna na ako, pakinggan mo na yung aking ano ha. Oh, tapos mamaya-maya, dahil laging late si Jansi. Oh, nak, mamaya ka na nga kasi maligalig ka. Yeah. Pero ang Ate Edz Delante, lalo na mga prime timer, I could attest that she was just waiting patiently para ibigay ang time niya. At the same time, pag binigay mo na ang time niya para magsalita or kumanta, doon na ilalabas niya kung ano ang storya sa boses ng kanyang pagkanta. At yan ang isa-isa mga hinahangaan ko sa isang Edz Delante na I never thought ay magiging kaklose ko. Kasi as I was saying, dun sa aking pag-uumpisa, ay talagang nasupladahan ako nung una, nung hindi ko pa siya kilala. And naging brutally honest ako and I was saying, Ate, nung una kitang, ano, hindi kita feel. Kasi parang ang supla-suplada mo. Pero in a good way, na parang hindi naman bad trip. Pero nung alam mo ang ginawa ko, sabi ko, Ate, mag-feeling close na ako sa'yo, ha? Ako talaga, siniksik ko yung sarili ko kasi alam ko, behind all those quietness without sa pagiging suplada niya, eh may something na ako ay matutuwa. At the same time, itong taong to ay magiging magandang inspirasyon para sa lahat. Wala po akong tinatangin sa kanila kung sino mas magaling, sino mas malinis kumanta. Pantay-pantay po yan at alam yan ni Ate Edz Delante. At minsan siya pa ay sinasabihan ko na mag-guide bilang ina na parang nagiging ina ng mga prime timer. Kasi nakikita ko sa kanya yung ganong quality. Yung nag-guide, nag-iilaw sa lahat. Hindi yung parang sinasabi niya na ako ang reyna, mas magaling ako sa inyo. So dapat ganito ang level ko. Wala ka. Napakasimpleng babae. Kaya karangalan namin maging part ng walwalan. And sa today's episode, hindi kami nag-focus sa usapan tungkol sa pamilya. Gusto ko lang mag-focus siya doon sa production namin. Para mas makilala nyo ang isang Edz Delante sa kapag perform sa walwalan. Okay. Other than that, hindi na kami ang masyado nag-tackle ng mga usapan na mapupunta sa iyakan. Kasi alam ko ang sensitivity din ng isang ina, kagaya ng Ate Edz Delante. Gusto ko lang maiparamdam sa inyo at maipakita yung true essence ng isang talent ng isang tao na kahit sobrang galing ay willing makinig, willing matuto, at gustong lalong i-improve ang sarili nila. Yan yung pagkakataon na binibigay ko, even kay Ate Emski. Kasi Ate Emski, kasi baliwag yun given. That's the good part of her. To give entertainment is yung laging tumawa at magpasaya. Pero on a serious note, nakakatuwa yung si Ate Edz at saka si Ate Emski. Kasi tahimik silang nakikinig. Hindi yan tumatawa, natahimik lang yan. Tapos sasabihin nila, sige po, itatry ko. Okay, pagdating po ng rehearsal namin, okay, ano ang hinanda mo para sa akin? Nagugulat na lang ako kasi lahat ng binilin ko at tinuro ko ay nagagawa nila. Kaya maraming salamat for sharing your time, your talent, and your voice. And be always an inspiration para po sa inyong lahat. And these are the people na hinahangaan ko, not gauging kung sino po ang magaling. Wala pong pakakontesan, wala pong palakasan, at wala pong pagalingan. E kung kayo po talaga ay magaling, umakit po kayo sa akin at ituro at ishare nyo ang inyong talent para mas maraming tao ang makadiscover ng inyong good vibes. Yun po ang mahalaga.
hindi po ito singing contest. At lalong hindi po ito pabungulan. Maraming salamat. Okay. Ano ang mensahe mo sa community pagdating sa pagkanta? Go. Para at least matapos na tayo. Pasok. First muna, kuya, sa iyo. No. Mamaya tayo doon. Clear ko. Okay. Ano ang mensahe mo sa community tungkol sa pagkanta? Na pwede isang share na isang delante sa mga taong nag-aspire na kumanta. Okay. Go ahead. Okay. So everyone, sa mga, just believe in yourself. Kung may talent kayo, ilabas mo yan. You know, you share it. May talent kayo. If hindi pa naman kayo confident, you know, don't lose hope. Then open up. Ilabas mo yung ano. Like me, kay Kuya Dapper, ay in-embrace ko yung ano na alam kong hindi pa ako confident sa sarili ko. Somehow, na I need pang i-explore yung talent ko. Nagpapaturo ako. Ay, hindi taong ko yung sarili ko kasi not in my skin na pamagagalingan na lang ako, nakilala ko sa kumakanta na ako. But then I'm still ready na matuto pa rin. So everyone na may, lalong-lalo na sa may talent, or not so-so, no? Kanta lang din po kayo. Everybody has the freedom to sing. Sa may talent, i-share nyo yan, i-grow nyo pa, or maging friends sa lahat. Maging friends sa lahat, i-share nyo yung talent nyo. Yun lang po. Okay, maraming salamat for that. And ano naman po ang mensahe ng isang Ate Eds Delantis kasamahan niya sa prime time? Go ahead po. I'm very grateful na naging kaibigan ko. Kayong lahat. Oo. Ay, nakaiyak. Kasi iba eh. Iba yung company ninyo. No, nafe-feel ko yung the warm. Ate, go ahead ha. Tapos pa shoutout lang. May call lang ako. Thank you. Okay. Paano ko ba yun? Shoutout po na ako, kuya. Putulin mo. Shoutout ko. Mamaya putulin mo lang. Thank you. And shoutout to Christian Andulan Official. Thank you so much for coming. She's Emski. Thank you sa pagtambay. Ayan Gustilio. Thank you. Ed Scalan. Inday. Thank you. Inday. Sa pagtambay mo. Thank you. G Duplicate, thank you. Rosalinda Bastian, shout out. Sisi, yun dyan pa yung mga sisi ko dyan, si Napsi, Juvel. I love you, mga bebe sisters ko yan, mga bebe sisters ko. Thank you so much for being nice to me. Oo nga, continue ko yung kuya, ayan, sa grupo sa prime timer, dito kay kuya. I'm very grateful sa mga sisters ko. Very grateful ako sa kanila. Why? Kasi, in spite ng, parang na-feel ko, I'm really different. Siyempre, in spite not speaking on the age, iba yung mga age kasi namin. They really embraces me. You know? Walang halong ano yon na I could feel na walang kaplastikan yon. Parang ganon. And I'm happy to be with them and enjoy being with them and enjoy na magwalwal with them. Kung hindi lang talaga sa oras, you know, minsan gusto ko nga mag-stay sa mga live na until matapos. Ganon. Yes, I love you mga sisters ko, mga baby sisters ko sila eh. I love you all, na pati yung mga ano, sila kuya, yung mga sila Andres and everyone. Thank you for being nice to me and thank you sa pag-accept sa akin, you know. Walang not for judging me. I know, just like I said, thank you for knowing me, hopeful who I am. Yun yo. Ayan, G. Thank you sa pagpatawa mo, G, ha. Lito Aquino, may galaw shout out. Thank you, CCMs. Ay, salamat naman kahit di mo collab. Hindi naman. I love you all, guys. You know, from the bottom of my heart, sa mga nagsusupport at naniniwala, not only for me, at sa iba dyan na nagsusupport at sa mga prime timers. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Thank you so much po. Kuya. Hi. Yes, I'm back. Thank you, Pagsalo. At sa lahat mo ng mga bagong pasok, shoutout po sa inyo. At nakita ko sa Ate Rosalinda Bastion. Ate Lita, salamat po sa inyo. Ha. Thank you for the guidance. Everything appreciated. Take care. Okay. Hold on.
And what was the message mo naman po as you continue sa iyong sa prime time? Love ko silang lahat, kuya. Oh, hindi lang nila yun kasi I'm not an expressive person. Yung ganun. Pero I love all of them. Yes. And what was your message sa iyong kuya Dapper? Mas lalo I love you, kuya. Diyos ko. Ay, may matching laway. Kuya Mark, ayan. Kuya Dapper, I love you. Ikaw yung nag-open ng ibang ano sa akin eh. Yung, ano pa yung mapapakita ko? It's not just pure singing, you know. Ang dami kong natututunan dito. That's why andito pa rin ako. Kasi kung hindi ko gusto dito, matagal na akong, wala, hindi na ako nagparamdam sa'yo, parang ganun. Pero yes, I keep on coming. I'm still yes, here, alive and kicking. Ready to, anong challenge ni Kuya? Ayan. Excited nga kami eh, kahit gusto ko pag Sunday pa lang, anong gagawin? Gusto ko may ganun. The following day, pahinga muna ako, no, Sunday. Maraming salamat for the love. And it's not just about me, that's why you're here. The main purpose of that is for you to share. Andito lang ako para mag-guide. Pero para mag-share ka na yung boses at mag-entertain na ng maraming tao. Especially those ones na talagang humanga sa'yo. At through this platform, marami ka nakilala. Kaya lagi kong sinasabi na huwag nyo na ako isama doon. Kasi andito lang naman ako para i-guide ko kayo. Gusto ko kayo yung mapansin, kayo yung mabigyan ng oras, kayo yung makilala. Kaya andito lang ako lagi nasa likod nyo. And for sharing that time and your voice, quality time. Yun po ang pinaka-importante sa akin. Kasi dito, apart from me na naging kaibigan mo, ay marami ka rin naging kaibigan. So, vice versa, pinapati din namin sa inyo ang pasasalamat in behalf of the Dapper Squad Guardians at lahat po, especially ng mga prime timers, ay kinakarangal ka po namin. At kami yung umahanga sa iyo. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much, dear. Yes, at regards kay Kuya Mark Lester at kay Ate Ed Scalan, na mga taong nagbigay sa inyo ng nagpagkakataon para lalo mong manurture ang iyong talent at nagbukas ang pinto sa'yo. At from there to here sa Walwalan, ay nakita ko naman talaga ang laki ng naging another version ni Ate Ed's Delante. Okay? At thank you for sharing that quality time with us. At kami talagang napaproud at nagpapasalamat at yung isang Ed's Delante na parang kayamanan ng lahat sa pag-YT. Napakaswerte ng mga taong makikilala nyo ng ganito na nagsishare ng talents, nagsishare ng oras para at least may paramdam sa atin na ang sarap mabuhay. Ang sarap magkaroon ng bagong kaibigan. Ang sarap maging team good vibes. Magbigay ng good vibes para sa inyong lahat. At sa boses na yan, marami tayong iba mapaparating na magaganda at magagaling na kwento para ibahagi natin sa ating mga kaibigan. Okay. Ang isang huwaran, isang idolo ng bayan, Ate Ed's Delante, na pinagmamalaki namin from Walwalan, from up here sa Coffee Talk, para sa inyong lahat. Thank you for the support. Yes, okay. Hopefully, gorgeous Tanika. Hopefully, someday I can hear your nice voice. Ate Lita, tomorrow we have a Walwalan concert tour on Miss You and I channel. So, hopefully, you can visit there at makita nyo kung gaano po kagaling asang Ate Ed's Delante. Boss is taught on the girls but not on the guys. Hindi lang para lang sa lahat naman, even sa Sir Lee, yung mga Dapper Squad, sina Dubsky, sina Kenneth, under yan po ng supervision ko. Pero mas ang pinaparamdam ko sa kanila is yung pagmamahal. Yun po kasi importante sa akin eh. Yung pagkanta, yung talent, given na yan. Pwede natin yung bigyan ng oras yan. Pero along the way, dapat paramdaman ko na kayo ay nakikipagkaibigan at nagbibigay ng oras at pagmamahal sa atin, sa community, at magbibigay ng good vibes. Kasi kung akitan nyo lang ako para sa isang kanta at lalayasan nyo ko, I'll be thankful to that. Pero syempre, iba yung chine-cherish mo, the friendship ang binigay sa inyo.
Okay, and that is Ate Edz Delano. Yes, Ate. You can invite them sa iyong stream. Oo, guys, kasi hindi ako nagbababa ng channel ng aking guest, no. Sana mag-go to channel niyo si Ate. May schedule ka ba, Ate? Next week pa, kuya. Go to channel niyo si Ate Edz and watch her. Oo, watch her name. Dapat mag-hilal ako. Ayan, watch us tomorrow. Sa bahay ni Sis You and I. Ayan. Yes. Timers po niya. Yes. Walang concert tour. Yes. At the MC, smile shout out po. And I'd like to say thank you sa mga community and friends, Team Good Vibes, at syempre ating Kuya Mark Lester, Praise and Worship, na nakosupport na ta sa likod po ng ngiti at inspirasyon ng ating Ate Edz Delante. From up here sa Walwalan, maraming salamat sa inyong lahat ng mga community and friends ni Ate Edz at like yung nakasupport sa kanya at like yung pumapalakpak at napapawaw pag siya ay kumakanta syempre sa ating Walwalan 2.0. Okay? And catch her on her regular stream, pangat program with Bro Randy. Sana all for Andrew. Thursday. Last message po. Thank you. Thank you so much, everyone. Maraming salamat po sa mga naniniwala sa akin. Thank you for being nice to me. Maraming salamat. Na-inspire po ako. Inspire pa ako, you know, dito sa singing career ko dito sa YT talaga. Kasi tahimik na tao lang po talaga ako. Although, musikera ako, pero I'm a private person. But in YT world, dito ko po na-express yung sarili ko. Yung ibang Edz Delante. Dito rin po ako nagpa-cut ng buhok. Yan, totoo. Honestly, dito ko na-express. Lumabas yung ibang other side ko po. Yes, yun. Thank you so much, everyone. Maraming salamat. Sana po, continue na lang po yung pag-support sa amin. Not only me, but kasi sa mga kapatid ko po, sa mga sisters ko dyan. Alright. Yes. Thank you, Ate Edz. And ako rin po ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-suporta kay Ate Edz. Sana suportahan nyo, especially yung mga bagong siya nakilala dito on my channel. As sa kanyang regular team, at yun na pangat program with a little singing on the side with a little foreign, pak na pak, sok na sok bro, Randy on the side. At syempre, every Walwalan 2.0, mapapanood nyo po yan. And of course, syempre, in behalf of all the Dapper Squad and the Primetimer community, kinararangal namin na makasama isang Ate Edz Delante na sa inyong lahat ay nagbibigay ng saya at katuwaan. At sa lahat po ng sumuporta sa today's video, Ate Emski, sa inyong lahat, maraming salamat. Sending you with the good vibes, flying kiss. Thank you once again. See you on our next episode only here on Coffee Talk with Dapper PH. Sing good vibes and we're signing off. Bye-bye, guys.